But the hi, JVG. Mabilis lang tayo. Mabilis lang tayo. Topic for tonight, ano ang tawag dito? Nakita niyo yung meeting ng PDP Laban at saka ng ano? PDP Laban and China Peeps. Nag-aabang ako live lagi. Walang mabilis po tonight. Po, opo. But mabilis lang, mga 4 hours po. Hindi, mabilis lang tayo. Mga ano lang tayo, mga 12, promise. Ayan. Ayan. Hello, hello. Hello, hello, everyone. Ayan. Andito na sila. Hello, Vanongski. Hello, Chris. Watching from Oslo. Sabi ni Vanongski. Hello, hello, Vanongski. Pakita ko lang, ha. Actually, may post nito yung pinaalala sa akin to ni Joe, ano eh, yung isang follower ko sa Facebook. Which is, oh nga, actually, I already put it at the back of my mind. Ito, gusto nga itong pag-usapan. Hello, James. Hello, hello. Gusto ko nga itong pag-usapan. However, parang ano, ang tawag dito, parang I initially do not know how to make of it. Ayun. Itong meeting na to. Although, sabi naman, yung CPC daw, yung Chinese Party, Communist Party, Chinese Communist Party, at saka yung PDP Laban, matagal na raw merong cooperation to. Matagal na daw na nag-uusap yan. Kumbaga parang it's not the first time that they're going to have a discussion. Ito, oh. Ayan. Tapos guys, ano ah? Bili kayo ng ano, ng Altang Hemp. Bagoong. Bili kayong bagoong. Ayan. Nakita nyo? PDP Laban meets with Chinese Communist Party counterparts. Ayan. Of course, this is led by President Duterte. Pagkatapos, merong pinost na write-up yung ano kayong pinag-usapan. Ito yung pinag-usapan. With Communist Party, Chinese Communist Party. Ayan. Ito yung pinag-usapan. Nag-post sila si Attorney Trixie about it. So, sabi dito, teka lang, halakihan ko lang. Ay, sorry. Ayan. So, ito yung sinulat ni, yung pinost nila. Ay, hindi ko sure kung saan to galing. Check this out. Ayan. Hindi ko alam kung saan kinuha to ni. Okay. Ito yung write-up. Ito yung write-up. Posted by Attorney Trix. Sabi nila dito, ano to ba? Parang I think they got this from somewhere also. Tuta ng China narrative is weaving. Oo, totoo. Pero pupunta tayo dyan, ha? Pupunta tayo dyan. PDP Laban Party leaders and Chinese officials discuss strengthening economic and cultural cooperation between Philippines and China. At the Sheraton Hotel in Pasay City, Philippines, the ruling party, Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, met with the International Department of the Central Committee of Chinese Communist Party, IDCPC, former President and PDP Laban Chairman Rodrigo R. Duterte, joined via Zoom, along with Vice Chairman Alfonso Cusi.
Senator Robin Hood Padilla and the Council of Elders, former Executive Secretary Salvador Medjaldea, Secretary General Melvin Matibag, and the party's National Executive Committee. So full force yung ano, full force dito yung PDP talaga. The meeting aimed to boost the China-Philippines economic and cultural ties. So may nagtatanong kanina tungkol saan yung meeting. Basically, ito yung press release. It is aimed to boost China-Philippines economic and cultural ties. PDP Laban and IDCPC leaders, led by Asian Bureau Director General Peng Shubin, met to examine ways to improve cooperation. The conversation began with President Marcos Jr.'s previous successful visit to China, but the Chinese side expressed concern over recent negative developments, such as the announcement of 4 new EDCA sites with the possibility of joint U.S. patrols in the South China Sea. They worried about the two nations' ties. Okay, alam naman natin na yung mga Chinese anxious talaga siya sa relationship natin with the U.S. They were very, very vocal about it. So there's no question in that. The PDP Laban Party and the Chinese delegation discussed protecting China's sovereignty and territorial integrity from external intrusion. They highlighted the friendly relationship between the two countries and the potential for a stronger government-to-government partnership, which would be bolstered by a stronger people-to-people relationship. Ayan. Former Philippine President Duterte expressed PDP Laban support for China. Okay? Former Philippine President Duterte expressed PDP Laban support for China and said that China is on the right track. Okay? He also stressed the necessity of good relations between the two nations and the opportunity for better people-to-people relations. Nasabi ko na yata yun. Vice Chairman Cusi supported the former president and suggested sending scholars to China to improve relations. He sought a more efficient and student-sending process and a promise to send a certain number of students annually. He also highlighted anti-corruption and Chinese academics in Philippine colleges. Cusi stressed sovereignty and requested China to allow Philippine exploration in the West Philippine Sea. He conducted by mentioning a Philippine Department of Foreign Affairs China talks exploration. Both parties wanted to improve China-Philippines relations for the benefit of both nations and region. The dialogue between PDP Laban and IDCPC of China advances understanding between the Chinese and Filipino peoples as represented by their political parties. The conversation was productive and stressed the necessity of good international relations, the PDP Laban's dedication to China, and desire to communicate with the IDCPC show its dedication to strengthening relations between the two nations. The PDP Laban-IDCPC conversation bodes well for the Philippines and Chinese relations. Ayan, okay. So, nakita nyo na guys. Narinig nyo ba? Okay. So, ang tawag dito, maraming mga negative yung reaction dito, no? Maraming yung negative reaction dito. Sa totoo lang, parang magugulat ka na parang wow talaga. May nag-meet ang parang mga, ano, mga nag-meet ang mga communist party, Chinese Communist Party and PDP Laban to talk about Philippine affairs, ganyan, a stronger cultural ties, ganyan. So parang maraming tumaas yung kilay kasi parang bakit? Diba? Base dun sa write-up, pero, sorry, pero di talaga natin masisiyam ang iba kung tawag sa kanila ituta ng China. Well, clearly, si PRRD, sinabi niya talaga, sinusuportahan niya yung direction ng China. Very clear, that's very clear. Sinusuportahan talaga yung direction ng China. Sabi dito sa write-up eh. Ayun.
Okay. But, sa totoo lang, hindi natin alam, ano? Wala tayong alam. Ako, wala akong strong opinion against it. Or, am I celebrating this meeting? No, wala pa akong opinion. Hindi ko alam. Sa totoo lang. Ayun. Nako, China eh, kumuha lang ng working visa, hirap na. Gusto nila kung sila makinabang. Sabi ni Ma'am Lourdes. Ayan. I have no strong opinion about this. I do not know if I do not exactly know kung parang ano, sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko, is this a good cop, bad cop strategy? Chill lang si Madam Jan. Oo, yung ganun. Pero tama si ano yung nag-comment kanina na parang, mapaperceive talaga si PRRD dito na tuta ng China. Because it was very clear, sinusuportahan ni PRRD yung Chinese direction. Diba? It's very clear that China is very anxious dun sa relationship natin with the US. Very clear naman dun. Very clear siya. Sinabi yun ng China, sinabi niya na, "Hoy Philippines, dapat meron kayong ano, i-oppose ninyo yung ginagawa ng Amerika na ano, parang maging sovereign country ang Taiwan, ganyan. I-oppose nyo yan." Sabing gano'n ng China. Gano'n. Actually, we never really recognize ano, no? Baka, chill lang si Madam. Baka usapan ni PBB ano, PR para pang bala. Actually, Chris, eto. Okay, this meeting happened yesterday yata or a couple of days ago. And, I think 2 days ago. Ayan, nangyari itong meeting na to. Gano'n. You know, if this is not sanctioned, while PBBM had dinner with the Chinese ambassador, oo. Ako ha, PRRD has always been perceived as someone who is close to the Chinese. Diba? Perceived naman talaga siya na close siya sa mga, ano, sa China eh. PBBM couldn't say no to EDCA. The meeting happened, you know, prior to this, nag-meet si PBBM with some Chinese ambassadors. Sabi dito, yung China, what they wanted to do is a people-to-people relationship. Ayan. It's a people-to-people relationship. So I think, kumbaga, parang may sense that they are going to talk to a political party who would have a capability to foster people-to-people relationship. So parang isa sa mga ano dito, yung parang, oh, magpadala naman kayo ng mga estudyante dito sa China para pag-aralan nyo naman kami. Diba? Pag-aralan nyo naman kami dito sa China. Ganyan-ganyan. That's one of the parang agreement that was fostered in this meeting. Ganyan. The meeting happened and I haven't heard any violent reaction from the administration of PBBM. Or meron na ba? Ay, Mami Laika, akyat ka? Maingay sa area namin. Hindi ko alam kung parang may piyesta ba o something. Dinig ba? Dinig na dinig ka naman. Malinaw ka. Pero yung ingay, yung parang may nagsasalitang parang stage. Wala naman. Okay. Oo, may maganda yung voice cancellation mo, Mami. Taray. Ay, actually, problema yan ng audio ni Kuya Miko. Si Kuya Miko, yung voice cancellation niya, hindi gumagana. Feeling ko, kasi di ba yung voice cancellation, parang meron siyang mode na gano'n. Yung parang kailangan mo siyang itodo ng mataas para ma-cancel lahat ng noise. Uh-oh. Yung gano'n. Parang feeling ko meron siyang hindi na gano'n sa emerald niya. Eh, hindi niya, sabi niya, hinanap na raw niya lahat ng functions, hindi niya makita. So, yun. Yung noise cancelling. Oo nga eh, hindi niya makita. Ayun. Anyway, so ito, naalam mo na to, Mami Laika, yung nakipag-meeting si PRRD sa Uh-oh. China.
Communist Party of China. Ayan. Pero dati na namang ginagawa, kumbaga dati namang ginagawa, normally yun. Yung nga lang, siyempre, depende sa nakaupo kung papayagan niya or pero kung halimbawa may mga political party talaga kung gusto maki-arrange sa kung saang bansa, normal naman yun as long as hindi matitreaten yung sovereignty ng bansa. Siyempre yung China, gumagawa rin sila ng paraan para makalapit sa atin. Ngayon si BBM siyempre eh, tama ka Mami Jo, couldn't say no. Ang term, yung tamang term. He couldn't say no to Edke. He couldn't say no to Edke. Siyempre si China naman, although nag-trying hard pa din sila na ma-restore or ma-improve din yung relationship natin between China and US. So, gagawa sila ng paraan. And tama-tama, si PRRD during his term, open yung ano niya sa China. Perceived siya as, yung he can listen to China. Ganyan. Ayun. Ang tanong ni Annalyn, yung time ni PRRD, ba't binubulin pa din ang Pilipinas? Kung close si PRRD, correct me if I'm wrong. I think hindi naman yun yung yung parang let us not make it as if yung parang friendship na individual level. I think of all president, aside from GMA, si PRRD yung talagang merong nakapag-foster ng pinakamagandang relationship with China. Of course, it has a lot of struggles still. Like for example, yun nga, yung parang, di ba umatras yung China sa isang funding ng project eh. Di ba? Last minute, before bumaba si PRRD, inatrasan ng China si ganyan. So kumbaga marami rin siyang kumbaga hindi naman yung close na o pagka-close tayo, pagbibigyan mo na lahat. But PRRD was able to get a lot of deals with the Chinese. So ibig sabihin, kumbaga, marami na siyang experience on how to talk with them. So, kumbaga Annalyn, parang mahirap kasi siyang yung i-level dun sa individual na parang, kung close, ba't binubuli? Kasi parang sa ganitong sitwasyon, hindi naman talaga siya yung parang, pagkabati tayo, bati tayo sa lahat. It's not like that. Kasi yung mga bansa, you are going to judge the relationship of the leaders based on the deals that they were able to close. Ganon. So kumbaga parang dito, yung pag sinabi natin close si PRRD sa China, it simply means na marami siyang communication and transaction with China that he fostered in the past. Ganon. Naman mami, gagawa ng, kumbaga iikot yung China kasi hindi naman sila pwedeng makipagparigsahan sa US pagkausap kay BBM. Manalagay din naman kasi sa arangan. Alam mo yun, yung kung diplomat ka, magigets mo na hindi mo pwedeng i-pressure yung taong kakausapin yung para makikipagpaligsahan sila sa US. Kasi madalagi sa alanganin si BBM. So, they need to find a way na makaikot dun sa taong pinaka-the best na madaling na kausapin. At the same time, pwedeng ma-influence din si BBM. And I'm sure naman yan si BBM, may coordination kay si Duterte, may coordination kay BBM yan. Mga ex-president yan, saka okay naman yung pagbaba nila, hindi naman sila yung may something na pinagtalunan or, di ba? So, for sure, may communication yan. Oo nga, tapos ito pa, Mami Laika, parang, I do not want to react on this violently, you know why? 2 days has passed, and there is no negative reaction from the government of PBBM. And I actually wanted to get information from some people that I know who would know what is going on. And they said, sanction daw yung meeting na yun. Meaning, BBM. Oo. Mami, dito talaga dapat talaga tahimik si BBM. Kasi kapag nag-react siya, something positive or negative. Hanbawa, kung positive reaction niya. Hiniyak yung isang side. Oo, magre-react yung isang side. Pag against naman siya doon, mag-ano naman yung China na parang talagang talo-talo na ba, parang gano'n. So, yung policy niya na friends to all, enemy to none, pinapangatawa na naman ni BBM. Kaya nga kahit medyo hindi ako gusto dun sa EDCA na yan, pero nagigets ko yung ginagawa ni BBM. So, parang nandun pa rin naman, may tiwala pa rin ako. Correct. Teka lang, Mami Laika, ha? Sabi ni Chris, pag si Tulpo yan, may react agad. Alam mo po, yung mga nagre-react na karamihang politiko, nagre-react sila hindi dahil sa interest ng bansa. Nagre-react sila
dahil sa interest nila. Issue yan eh. Pag magre-react ako, mag-iingay ako. Pag maingay ako, makikilala. Lalo akong gagawa. Alam mo yung parang ano, gagawa ako ng intriga. Lalo akong iingay yung pangalan ko. So, meron akong ano. Alam mo, yung matatandaan ako ng tao sa susunod na election na, o nag-ingay to dun sa issue ng ganyan, ganyan, ganyan. O, so, di ba? Isipin natin din yung mga may ingay na politiko. Kung mga normal na tao mag-iingay, mas maniniwala pa ako. Pero pag politiko, parang, Oo. Ayun. So parang, eto ha, parang feeling ko ha, nobody would have the guts to really... Meron na bang nag-call out kay PRRD on this? Like yung parang, hi, PRRD, anong ginagawa mo yung ganyan-ganyan? May, parang, is there? I mean, legitimate question na. I want to get more information about this kung meron ng mga familiar na. Kasi hindi nila basta-basta mabipira si PRRD sa mga ganitong klaseng action eh, di ba? Because dapat, we know that this guy is a very calculating man. Hindi to gagawa ng hindi niya alam ang nangyayari. Diba? Yung mga wagas makatira kay BBM saka kay Duterte. Actually, magkaiba man sila pero ko sila nakikitang yung mga galaw nila calculated, pinag-aralan. Hindi basta-bastang ano. So, wag kayong palahusga. Hintayin muna natin correct. Yung resulta, correct. No? Correct. Mm-hmm. And ako, sa totoo lang, ako talaga, I can really, kumbaga, when it comes to PRRD, he had given me this feeling that whenever he's going to make a decision for the country, even if he's not in power anymore, alam ko, hindi niya tayo ipapahama. Oo. Alam mo yun? Ayun. I mean, na-comment na bang si Trillanes na parang pabor daw siya sa EDCA sumisip kay BBM. Actually, si Trillanes yung stand niya ngayon about EDCA, consistent naman even before. So parang hindi na ako nagtataka kay Trillanes. Mm-hmm. So para sa akin, hindi pagsip-sip yun. Talagang consistent lang siya. Na pro-US siya talaga ever since ayaw niya sa China eh. So, wala namang kaibahan dun. Wala, kumbaga, walang bago. Oo. Sabi ni Tyson, for me ha, geopolitically wise din itong move ni BBM. Which one? Itong ano, yung para makipag-usap yung China kay PRRD, ganyan-ganyan. Yun. Ano pong hiring ngayon? Anong niche? Sabi ni RR. Sige, akyat ka RR. I-interviewin ka namin. Titingnan namin kung papasa ka. Bilis. Ito naman sabi ni Mami ni Jeloisky. Basta ako pangarap ko 20 pesos na bigas at winning ako magbayad ng tax. O, edi, okay naman mangarap. Edi, mangarap ka. Saka dapat ka lang magbayad ng tax kung kumikita ka. No? Obligasyon mo yun. Saka nagkasama si Trillanes at PBM dati sa Senate. Ayun. Ano yung parang bakit sila magkasama? I mean ano yung point nung ano na yun ng yung injecting that ano? I mean mami siguro alam ni BBM yung mga stand ni Trillanes, and then even si Trillanes, alam niya kumbaga, alam ni BBM kung anong stand niya, so okay lang, kaya ano siya magsalita, medyo nagsasalita ngayon si Trillanes. Ayun. Basta ako PBBM lang, ano, ganyan. Well, ako ha, tingin ko ha, itong ginawa ni PRRD na to, sanction siya ni PBBM. Alam niya. Aware siya. Aware siya. So parang, this is done in coordination with the government. They're not talking. The reason why I feel that way is because yung ganito ka high-level meeting, if it is something that offends the government, kasi, yung tenor ha, di ba, ano ang tawag dito? Oo, nagpatulong siya. Ganun yung ano, Chris, ganun yung feeling ko. Kasi tingnan nyo yung tenor nito ha. Yung tenor nito parang nakikipag-usap in behalf of the Philippines. Parang ganun.
Ito oh, tingnan mo ah. The meeting aimed to boost the China-Philippines economic and cultural ties. PDP Laban and IDC-PC leaders met to examine ways to improve cooperation. Diba? The conversation began with, ito pa isa, meron pang mention dito. The conversation began with President Marcos Jr.'s previously successful visit to China. But the Chinese side expressed concern over recent negative development, such as the announcement of 4 new EDCA sites and the possibility of joint Philippine-US patrol in the South China Sea. They worried about the two nations' ties. Okay. Eto. The Chinese people had already expressed this. Now, PBBM cannot overtly parang pacify the Chinese na parang, ay, China, huwag kayong mabwisit, eme-eme, gano'n. Kasi pag ginawa mo yun, yung pwesto kasi ni PBBM, alanganin eh. Pagka too cozy siya with the Americans, magagalit talaga yung mga Chinese. Pag too cozy si PBBM sa mga Chinese, magagalit yung mga Americans. So you would need, ano, no? Parang de facto ambassador ni PBBM si PRRD. Yeah, oo. Mukhang parang gano'n eh. Saka mami, alalahanin natin ang foreign relations, hindi mo sasabihin lahat, hindi mo ipapaalam lahat ng galaw mo. So, wag po, ngayon okay lang tayong mag-speculate, pag ganyan-ganyan. Pwedeng pero, speculation natin, tama. Pero mami, kung sa gobyerno, hindi naman sasabihin niya ni BBM na, okay lang yan, pinayagan ko talaga si Lud. Hindi, kasi foreign relay, buti sana kung tayo lang magkakaalaman. Kaya lang mababasa ng labas yung galaw natin. Correct. Diba? Hindi mo ilalagay yung alas mo sa lamesa pag ganyan ka. Kahit paano may alas tayo, pero sa tayong sinusuyo ng dalawang superpower. Correct. Guys, this is ano, you really don't expect full details on this. Mm-hmm. You really don't expect yung full details dito. Talagang left in the dark tayo dito, so to speak. Because this really involves national issue and security. So talagang hindi ipapaalam sa atin dito. And yung mga detalye nitong mga, what's behind this, ganyan-ganyan. And I'm so sorry, this is really not part of ano, your right to be fully informed. Exception yun doon sa rights ninyo to really know what's going on. The problem is, when we create our government, when we voted people in the government, we give them rights to do this kind of things, hoping that whenever they exercise such rights, they are going to think about the Philippines first. And for me, I cannot think of a better person na isaalang-alang ko ang ganitong klaseng kapangyarihan aside from PBBM and PRRD. Ayun. Mami, kaya nga ano tayo palpak yung foreign relation ni ano eh, ni Noy. Ay, ni Pinoy. Kasi lahat ng ano niya, lahat ng gawa niya, ay, para transparent tayo, parang, huy, nakikipaglaro ka ng, kumbaga, nakikipaglaro ka ng Game of Thrones sa iba't ibang bansa, hindi mo dapat pinapaalam yung move mo. True, I believe madaming classified info talaga na hindi ipapaalam sa public, yeah. So that, ako sa totoo lang ha, dito ako nababanas dun sa ibang mga ano rin eh, sa mga ibang mga tao din na parang when they get information like this, unang-una, ilagay mo muna sa tamang lalagyanan yung sarili mo. Admit that you do not know anything. Admit that information, details about this kind of meetings would involve national security and national security. And for that reason alone, wala kang karapatang mag-conclude ng kung ano-ano na hindi, oo, wala kang karapatang mag-violent reaction. Ganon. So parang feeling ko, yung mga ganitong bagay, hindi kayo nakakatulong pag nagva-violent reaction kayo. Tingnan nyo yung si China. Ang ano nga niya, people to people, that, you know, yung mga tao dito sa atin sa Pilipinas would understand their predicament. Yung mga tao nila, ma-understand rin yung predicament natin dito sa Pilipinas. And, actually, yung mga Americans, ganun rin naman ang ano nila, ganun rin naman ang strategy nila. Tingnan mo ang ginagawa ng mga Amerikano for the longest time in our history. They got our ano no, our psyche. They got our hearts and soul. Na it was made to feel that
Kapag ka-Amerikano yan, magaling yan, tapat, mabait, matulungin. Gusto niya ng kalayaan, freedom loving MM din ganyan. 'Di ba ganyan? Nasuka ako, ganyan. Charot. Oh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba ni? Yun naman talaga tinuro sa atin ng ano, correct, ng mga Thomasites, 'di ba? Yung mga American educator that they are better. 'Di ba? Ayun. So, ngayon parang ano no, kumbaga parang it's really very difficult to make a conclusion in situations like this. And the most prudent thing to do is really to, okay, admit that there are information that we would never know. That, you know, hindi natin alam kung ano talaga exactly yung nangyari doon. We will know about it, maybe time will tell. But at this moment, I don't think any violent reaction is warranted. Oo, mami. Lalo na kung papansin ninyo yung China, 'di ba, yung meeting nila kay PRRD, cultural nga, saka pinapakilala nila, nilalapit nila yung culture nila sa atin, kasi yung China, 'di ba, matagal din nilang sinarado yung bansa nila, parang 'di ba naging ano nga yan, parang hermit na bansa na hindi basta nakakapasok. And then after naman ng gera, talagang naluparay sila. Pero ngayon nakakabango, ngayon superpower na sila, ang next move nila is ikalat na yung culture nila, magpakilala na ganito talaga kami yung culture namin, para alam mo yun, para mapalapit sa mga tao, hindi lang sa mga Pilipino, sa iba't ibang bansa. Kung papatingin nyo, kahit Africa, nakakarating yung mga Chinese, diba? So, ganun na yung move ngayon ng China. Sa atin naman, pwede naman nating, kung yung Korea nga, diba, tanggap na tanggap natin yung K-pop, bakit hindi yung China? Kasi kung mag-re-result naman sa magandang, ano, magandang ugnayan or magandang relation between China and Philippines, bakit hindi? Subukan natin. And then, nandiyan din yung US, kung, di ba? That means to better position ourselves. Subukan natin. Di ba? Ayun. Tanggap ko China, maganda kotse nila ngayon, sabi ni New Gate. Oo. Hoy, China, bago ko kotse, charot. Mami, alam mo, hindi ko, ano ha, personal FB ko yon, nagpost lang ako ng bagong car. Hindi ko alam bakit, tingin ko ako yung pinagchichismisan. Na may bagong car, tapos BBM supporter, ganyan. Wow, wala ka daw kapasidad bumili ng kotse. Kapanin ko sila, nakakaapat na akong kotse. Tapos yung kotse ko, hindi ko naman binibenta, yung pinaglumaan ko, binibigay ko sa mga kapatid ko. Oo. Diyos me. Feeling nila wala kapasidad bumili ng kotse. Kapal talaga ng mukha na itong mga to, no? Kapal ng mga itong mga pink na to. Kaya nalalaglag si Mama Lenny sa survey. Pero mami, paano nakarating yung mga ganyan chismisa sa kabila? Eh, personal FB ko, wala naman akong ka-friend basyado sa FB ko na personal na nasa TikTok. So, paano? So, may duda ako na may mga ka-friend tayo na may mga ano rin, sa ano. May mga moles. May mga moles dyan. Oo. Sila lang daw ang may buying power. Oo, oh, kakapal ang mukha. Parang, ilang beses ba silang nag-attempt sa cancel culture? Kaya, meron ba silang moment na nagtagumpay sila? Diba? Eh, nung nag-exercise ng cancel culture ang mga DDS noong panahon ng Ligo, Sardines. Ooh. Nagtagumpay! Nataranta ang Ligo niya. Saka na CEO ng Ligo Sardines. Saka nakakita nung pandemic, nagkakausan ng pagkain, tapos yung Ligo, naiiwan sa groceries. Correct! Diba? So parang ano, tawag dito, parang yung mga mapagmalaki na hindi, parang buying power, kami lang may buying power niyan. Bex! Yung CEO ng Ligo nag-resign dahil sa kahihiyan. Ayun. Si Boss Koko naman daw may condo, resulta daw ng bayad. Ito yung nakakatawa, no? Akala kasi nila, lagi nilang nilalait si Kuya Miko, na akala nila, guys, the fact that a person can afford to do the things that he wanted to do, ibig sabihin, mas well-off siya sa kahit sa kanino sa inyo. Correct. Okay? Mami, nung nakanood kayo ng, ano ba to, ng Ayoko si Ninoy, nang hindi kayo, di ba parang ang sabi ni Wonders, kasi may mga trabaho kami, pero kayo nakanood.
Ibig sabihin, mas well off ako nga, di ba, hindi nakanood, tumakas pa ako para lang makanood. So, meaning, mas well off kayo kasi hawak niyo yung oras niyo eh. Heck! Di ba? Eh, pagkatapos, parang ito lagi nilang dinadaot, yung kunwari kay Kuya Miko, ganyan. Yung lagi nilang dinadaot na gano'n na parang, eh, ano na... Guys, the mere fact na si Kuya Miko, kaya niyang magbuhay kalad ka rin. Kasi si Kuya Miko, pag kaniyaya mo talaga, at libre, pagang Gina G yan, kalad ka rin talaga yan. Kahit saan yan po pwede yan, ganyan. The mere fact na afford na yung ganun, ibig sabihin, mas well off siya sa kahit kanino sa ating lahat. Oo. Okay? Kasi afford niya yung ganung lifestyle. Diyos me. Ito namang mga to, makapag ano, may buying power man o wala, iisa lang ang value ng boto natin. Anong pinaglalaban nila? True. Ang hilig nilang sumausaw. Binabenta sa 555 ang copyright ng Ligo. Oh! Tingin ko talagang bumagsak yung sales nila ng bonggang-bongga nung nagka-camping-camping yung CEO nila. Oo. Saka yung nakalimutan ko ng issue ng Ligo pero hindi maganda yung mga bitaw ng salita ng CEO nila. Totoo. At maganda yung point ni Weki. Eh ganun, buying power. At the end of the day, isa-isa lang ang boto natin. Boto yun? True. Kung bakit nakakabili ka ng sardinas, hindi ka nakakabili ng sardinas, or may kotse ka, wala kang kotse, pagdating sa presinto, isa lang ang bilang ng boto nyo. Diba? Let's not forget that. So, anong ano nun, diba? Anong relevance nun? Eh, ano naman kung arta-arta ka? Oo. Pagdating, eh, politika itong pinag-uusapan natin. So, meaning, ending nito, pantay lang tayo, kahit ano ba, kahit ako'y walang trabaho, at ako'y ano lang, eh, at ako'y mayaman. Oo. Pantay pa rin tayo kasi isa lang ang boto natin, isa lang ang count. So, sorry. Correct, correct. And let's not forget that, ano? That's a beautiful point. At the end of the day, you know, that's the beauty of democracy. That's the beauty of election. At the end of the day, when we go to the precinct, ang boto ng matalinong professor at ang boto ng ordinaryong magsasaka, iisa lang. Parehas tag-isa lang ang bilang niyan. Okay? So, anong point na magmamalaki ka na mayaman ka, nakapag-aral ka and everything, ganyan-ganyan na ano. When in fact, you cannot communicate whatever it is that you are fighting for dun sa ibang mga tao na gusto mong bumoto the same way that you do. Diba? And yung denial kasi nila na ano, no, yung mga denial kasi nila na, ang tawag dito, yung mga denial nila na parang, kasi mga yung hindi porket madami ganyan-ganyan eh ano, hindi porket madami tama kayo ganyan-ganyan. Well, the thing is kung tama ka, you really have to fight for it. You really have to convince people. Kaso nga lang kasi ang problema dito sa mga to, when they talk to us, they make it appear as if tayo yung may kailangan sa kanila. 'Di ba? Hindi ba parang kailangan sa amin. Diba? Kaya itrato nyo kami ng maayos, itrato nyo kami ng mata sa mata, shoulder to shoulder. Huwag nyo kaming daut-dautin. Huwag nyo kaming daanin sa mga lisensya ninyo, sa mga titles ninyo, and whatsoever. Diba? You give proper respect because, you know, Mr. Architect, Miss Lawyer, and whoever you are, your vote is just equivalent to my vote. Parehas, isa lang ang bilang yan. Ah, hindi makukuha, hindi niyo makukuha yung gusto ninyo pagdating sa politika. Hindi niyo makukuha na ako kasi mataas ang pinag-aralan ko. Ako kasi Park Street ako, parang si Park Street ng kumukuda-kuda diyan. Number game yung ano, yung politika, yung eleksyon. So, kung gusto mong makakuha ng boto, tulungan mo, wag mong laitin yung mga taong opo sa views mo. Ipaintindi mo. Correct. Yung mga fakery na kagaya nito ng kay Get Your Facts Straight. I mean, such a fake content creator, 'di ba? Talking about things that he doesn't know, explain. Hindi kailangan nating mag-unawaan, but you do not even understand the issue yourself. How can you enlighten other people when you yourself do not understand what's going on? Hindi niya nga alam yung salitang fake news eh. Nagpapalitan tayo ng kuro-kurito sa sabi niya nagkakalat tayo ng fake news. Correct! O diba, pagkatanga-tanga. Tapos yung term ninyo na let me educate you, hindi niyo ba alam kung gaano ka-offending yun? Parang yung sinabi, pag let me educate you, parang mo sinabi ang tanga ng kausap mo at ang taas-taas mong tao.
O kaya kayo natalo. Kaya bangan ninyo. Ayun. Hi, Kuya Anthony. Hello, buti naka-uwi. Kasi inang kahapon ng gabi ako, pinakikinig ko kasi yung ina ninyo kanina about Edgar because kasi I was actually kasi yung ano, totoo yung katulad niya kasi ganito. Siguro naalala din sa dati kong pag-akita talagang yung kung ano yung agam-agam ko sa Edgar kasi ako personally, I am not worried about the Chinese. Kasi yung sinasabi nga niya, inilalapit nilang people to people, inilalapit. Ang may take ako dyan eh, ngayon sa superpower na sila, I think it has been ano, going on for the past ano, hindi pa tayo pinapanganak kasi para pang kumbaga slow burn na lang ang observation ko, slow burn na nangyari kasi unang-una tayo mga Pilipino, kung hindi natin napapansin, matagal na natin tinatangkilik yung sa mga China. How? Yung mga pelikulang kung fu, di ba? Yung Jackie Chan noon. Di ba? Hindi natin napapansin. Kumbaga para ano ba kay Bruce Lee, di ba? At saka, hindi man sila nung time na yun, hindi man sila naging ano, middle income pa lang sila noon. Kumbaga, by culture, para bang ini-export nila. Kasi kita mo, in ultimo, ang pinaka, ang ano nila dito, pagka-cuisine, pagkain, na dati-rati na musbog din sa kanluran noon, sa Amerika noon, papati yung martial arts, diba? Kukutun muna sila tapos unti-unti hanggang yan from culture tapos naging hanggang sa industry kumbaga slow burn na nangyari sa Amerika kumbaga incremental ang nangyari sa China kaya kita mo ngayon kumbaga nagising na yung higate kaya I am not worried about China. What I am worried most is the US ngayon okay, nabibisita si PBBM sa US diba? Kasi ang kita mo ay sa EDCA pala ito. The reason why that I do not like EDCA is because kung titingnan ninyo ang naging agreement from 2014 na pinirmahan ni Pinoy, it's practically freeloading. How? Wala silang hindi sila magpabayad ng renta at sagot pa ng Pilipinas ang kuryente. Yes. Oo. Freeloader na. Pucha, parang walang energy crisis eh. Oo, di ba? Sa Sir Anthony, di ba? Yung ibang mga US bases nila sa ibang bansa, binabayaran nila ng upa, tas dito sa atin libre. Do you know why? We had the misfortune of being their colony. At saka ang basa ko dyan, alam mo, no time the misfortune of having agents who kiss their friends. Yes, so... nangyayari. At saka ito, sa diplomacy, tama nga kayo, meron ding ano, yung sa kinakailangan meron din balancing act. However, ang take ko dyan, sometimes diplomacy, kinakailangan din na may bayag ka. At yun ang wala sa, ano, sa atin. I'm sorry. Kasi balita ko, kasi nagkaroon daw ng meeting daw yung ano, yung sa kabinete ni, kaya that's the reason why I don't really trust yung kabinete ni ano, ni BBM. Sorry ah. BBM. I don't trust their cabinet kasi parang may nag-meeting daw yung sa ilang sinong kalimutan kasi na-discuss sa karambola yan eh nung kagkahapon tapos nag-meeting pati yung sa secretary yung kasi diba mag-expire na next year yung EDCA tapos kinakailangan 1 year before eh magbigay ng notice wala tayong pagka kung nabigay pa kung may, if ever there was a notice kasi kapag wala kasi ang nangyayari. Hindi ko pa napanood yung buong ano Senate hearing about it. But si Manang Aimee, he actually asked that doon sa mga military envoys na pinatapon natin. Na parang, ano yung mga terms na inaano ninyo na ini-input ninyo? Ano yung, this is the perfect time to negotiate the terms. Na parang ano yung mga ginagawa to ensure that the Philippines is not looking in this kind of ah, di ba, Ma'am Joey, meron pa siyang parang mema doon? Meme, parang may meme pa si Ma'am Aimee nun. Ah, kasi parang sinabi yung Bikenemen, yung gumanon siya. Ah, yung Bikenemen. Parang inclining na magbabayad ba kayo? Kasi doon, parang ang point niya doon kasi, parang, ano bang nakukuha natin dyan sa EDCA na yan? Sana naman, ano, kung i-extend niyan or whatsoever, ganyan-ganyan. Please make sure that we're getting something out of it, ganyan-ganyan.
yun yung inaano niya, bakit naman masabi ninyo na mag-ano kayo, yung parang mag-negotiate naman kayo ng terms na pabor sa Pilipinas. Ganun yung ano, ganun yung pagkakaano niya. Ganun yung pagkakasabi niya. So parang hindi ko pa napanood lahat ano, but update ko kayo doon if I am able to ano, to hear the entire hearing kasi medyo mahaba din, 3 hours eh. Ganun. So pagka tinu-times ko 'yon, baka mga ano 'yon, mga 1.5 hours 'yon natapos or less ganyan. Kasi ibang parts doon feeling ko mga recess lang naman eh. But anyway, 'yon. So Kuyang, nakita mo na ba yung meeting nung ano ni Duterte at saka nung CPC? Oo. Oo. Para mas doon ako mas kampante ako do kasi sa China, kagaya ng ano, mas kampante ako sa China kaysa sa Amerika kasi ang Amerika sorry talaga kasi kasi mas malaki cultural na ano natin eh. Ano yun, although aware ako na marami pa rin mga Pilipino na hindi wala pakitiwala sa China. Pero the thing is, kanina ba tayo dun sa ano, dun sa talagang mas kilala tayo o yung sa isa-isa na talaga tinatraitor tayo? Yung recidivist na traitor, yung America's recidivist na traitor, or ito na sobrang haba na ng ties natin. Sobrang haba ng relationship natin. So which one are we going to trust? Ganyan. Ang nangyari kasi daw, nagkaroon meeting pati sa yung emo ko sino raw, kung tama dinig ko. Ito lang ako tama lang. Tapos nagka-meeting daw with the US Secretary of Trade. Binanggit na ito ko sa EDCA about sa economic provisions nga, yung sinasabi nga nila yung ano, pero sabi raw ng US Secretary that's out of the table. Kung sinabi niya yun, that's very telling. Kung ano talagang to that's out of the table yung sa diba sa negotiation kung diba kung magana ba to ko sa renta sa mga weapons kasi sa mga that's out of the table daw kasi ang nangyari na ganon parang ganon ang so nangyari may draft kasi, na sila ng agreement na yan. Yan ang di ko alam. Yan ang hindi ko alam kasi sana nga tama din ko kasi I have to listen sa ano ng karambola kasi mas ano sila doon. Kumbaga mayroong mas toro ang ano nila doon. Yan ang ano. Tapos ngayon magbi-meeting ngayon sa Amerika kasi eto ha. Ang Amerika kasi pinapalabas nila kasi mayroon silang audience eh. Yung pinapalabas ngayon ng sa Pentagon na we are already setting a theater with China. So what the theater for war? Yung ba yan? Yes. Ano, magkakaroon ng false flag? Ganun. Yan ang hindi ko alam. Kasi remember, ang Amerika, like I always said, yung halimbawa yung sa ganyang, ano, yung sa mind games na ganyan, they wrote the book, they spit on the book, they shit on the book. Remember, yan ang ano natin. Kaya mas delikat, kaya it's a very dangerous. Mas mahirap makipag-deal sa US. Napakakaling nila, no, sir? Kaya nilang ibahin yung, alam mo, ito yung usapan, pero pag nandun na kayo sa sitwasyon, iba na yung gagawin nila. Kaya nila gagawin yun, eh. And I don't, ito ngayon makikipag-meeting ngayon si Ado, isa pa si Biden sa kayong mga ano niya. Ito pinaka nabubwisit akong administration sa Amerika kay Biden sa kayong mga lintik na Democrats niya. Mga lintian ngayon. Mga lintian sila para bag they are kita mo ha. Ang lagi nilang pinoproject ang mga Republican sa mga war hawks. Well, who is doing being a war hawk now? My goodness. 'Di ba sir, 'di ba may statement pa nga si Biden noon na kapag once na nakita niyong gumugulong na 'yung mga tangke at 'yung mga barko namin ay nandiyan na. Tapos lumapit pa siya sa mic, "This is World War 3." Huwag kayong magkamali, make no mistake, this is World War 3. Gumanon pa talaga siya, no? Loko-loko talaga, nakakainis kapag pinanood mo yun eh. Ayun na nga eh. But I think ano, yung America talaga, they are going that way. Kasi nga, ano sila eh, they are grasping. They are really grasping. So ibig sabihin, yung mga Americans talaga, they are going, you know, with the current administration,
they are really going to ano, ako ina-expect ko talaga na gagawa talaga sila ng mga bagay na ano, na drastic. But drastic na talaga, Mi, kasi na pagdating sa economy, talong-talo na sila ng China. Okay. And then nagkampi pa si China, saka si Russia, saka si India. Pati si Saudi. Pati si Saudi. Saudi na nakikipag ano na rin sa kanila. Ah, sino ba kakampi ni ano ni US, yung Europe? Eh yung Europe is matandang naghihikaos na rin. Naghihikaos din. Matandang civilization na, parang hindi, 'di ba? Parang dormant na nga sila. So, ano pa, kaya ganyan naka ano si US ngayon. Kasi tapos 'di ba? Tapos 'di ba Mami Laika, Sir Anthony, lumabas na yung budget nila ngayon, 'di ba? Sino ba yung senator na negro? Senator ba 'yon na specifically sinasabi niya na itong funding na to, itong budget na to, malaking chunk of this is for military ano, expansion. Getting ready for specifically China and Russia. 'Di ba, ma'am? 'Di ba, ma'am, may video ng ganun na sabi nila na itong budget na to, kaya malaki tong budget natin for military expansion. This is in preparation for war yata, yung sabi niya, for China and Russia. Sino may sabi? Yung negro siya na ano eh, black congressman yata or senator. Pero nung nilabas na nila yung budget, naalala niya yung madam? Yung ano kasi, yung military strategy, na yung parang 10-year military strategy ng Amerika, they are kasi kagaya sa Pilipinas, they are looking for the funding of such strategy sa Congress. Ganon. So kumbaga kaya parang gina-justify nila. Ako ano ha, tingin ko kaya nga parang ano eh yung lobby diyan sobrang lakas. Like for example, yung media sa US, ganyan-ganyan, they are really making it appear na parang hindi papunta na talaga tayo sa war, importante talaga magpunta na tayo sa war because they really need the budget for it. Ang ano ko naman diyan kasi as a political observer, ang feeling ko kasi once na mag-change yung leadership sa Amerika, magbabago yan eh. Kaso nga lang, nag-announce si Biden na posible siyang tumakbo ulit sa US. Yan ang ano dyan kasi balabag sa mga Democrats ngayon, anak na to ko, they would do anything by hook or by crook. Well, kasi din po, ganun. Well, that's you know, let us cross the bridge when we get there. What's gonna happen kung kunwari na yun, ipupunta yung gusto nila na ako talaga, let's say manalo uli si Biden and everything. Pag nanalo uli si Biden, ay puta, ibang usapan na yun. Ibang usapan na talaga yun, Kuyang. As in, matatakot na talaga ako na talagang parang, puta, tangin na totoo na to ah. Nervousin na tayo na may 2025 may gera na. Oo, nanervousin na ako talaga nun. And I hope meron pa tayong card that we can pull up kapag kaganoon yung nangyari. Yun na nga eh. Kasi ano yung feeling ko ha, kapag walang nakastop doon sa policy na yun ng ano, ng Amerika, it, which can be stopped by pagkaiba yung naging presidente. I think we can have a breathing room kahit papaano. Kasi kumbaga yung kanilang very aggressive na plan might be ano no redirected. Not exactly it's going to be abandoned, but it might be redirected. Ganyan. So at least magkakaroon tayo ng breathing room, we can do things that you know, we can focus on ourselves and do all the things that will allow us to progress and to develop ganyan ganyan until you know we reach that point wherein we can talk back to the Americans. Ayun, pero ang nakakatakot yun nga yung sinasabi ni Kuyang na kung tatakbo si Biden pagkatapos nanalo uli si Biden tapos yung iririg nila yung election in order for Biden to win. Pucha, pag nangyari yan, matakot talaga tayo. Oh, pero Mami, tingin ko hindi mananalo si Biden. Hindi ba ganda yung ano sa kanya ng US eh, ng mga normal na citizen ng US eh. Hindi, paano nga kung nagkaroon ng dayaan sa kanila doon? Kasi sabi ni Ma'am Joey, by hook or by crook, parang gusto nilang kunin yung presidency. Ay, tingin ko may magre-react. May magre-react niya. Hindi naman, malala din naman yung mga ano pag nag-ano. Ano pala yung budget nila, Madam, for military modernization? $842 billion. Ang US siya. Gusto niya mapakinggan. Nung time ni Trump, ayaw niya yan eh. Gusto niya yung
yung budget for military. Di ba nagpauwi ng soldiers yan from Iraq eh? Ay, from Afghanistan, sorry. Di ba? Yes, yes. Nagpauwi ng mga soldiers yan. Nag-pull out siya ng mga kampo. Si Trump. Diba? Oh, pero nag-try to instigate a war with Iran. Ha? Muntika. Oh. Yung pag-drone attack niya doon kay ano, doon sa mataas na general, high-ranking general ng Iran. Muntikan din yun, ha? Yung Trump kasi... Pero yun lang yung naiisip ko na instigation niya on war, yung pag-atake nila doon sa general. Pero bukod doon, wala na. Oo, hindi siya kasing warmonger ng ibang presidente. Meron ring ano siya, meron rin siyang kumbaga propensity to do that, pero at least hindi kagaya nung nila Biden and ano. Kasi and, diba, diba, yung kay Trump, naging kasi, friendly siya kay Putin, kay ano, kay dun sa North Korean, ano. Negosyante si Trump, nagigets niya na pwede mo namang i-retain yung position mo as superpower, hindi sa mga gera-gera, pwede mo, parang ginagawa ng China ngayon. Economy, business. Tsaka, napaka-effective nung ginawa niya doon sa pagbabansa ano, 'di ba? Mga American companies or corporations na makikipag-deal sa halimbawa sa Huawei. Dahil doon apektado yung 5G technology ng Huawei. Sila yung number one sa anong ano eh. Nagpapakalat ng 5G sa ano internationally, ha, hindi lang sa China. Eh dahil doon sa kanyang ano, sa kanyang ban, US ban on Huawei, naapektuhan pati yung 5G technology ng China. Kaya nga nung sa Republican debates nung 2015 si Kate Trump sa Republican primary nung sa debate nila, at talagang sinabi niya talaga daw ang pagkakamali ng Amerika ay nakialam pa sa gera sa Middle East. Sabi niya we shouldn't been there in the first place. Yan ang sinabi niya. Yan ang sinabi ni Trump. Talagang kaya alam mo na kung ano yung stand niya talaga na mali, yung talaga sinabi niya na we shouldn't be there. Hindi niya sinabi na US, sinabi niya we shouldn't be there. Kasi makikita mo talaga na para bang ano eh. Somehow meron din siyang sense of accountability kasi Amerikano din siya eh. Yan ang ano niya. Kaya nga dito ito ah. May bibisita si PBBM sa Amerika. Para bang ito ah, para bang I don't read it talagang dito ko kinabakabahan kasi may history yung mga Marcos. Alam natin kung anong ginawa ng US to sa kay Marcos nung after nung EDSA Revolution. Mm-hmm. Diba? Yung nung sinakay sila doon sa ano, sabi daw paway pero sa Hawaii pala dinala. Udektado ba to dun sa ano, sa yung parang pinost ni Mark Lopez na parang article na nirelease naman ng ibang... Di ba may ganun si Mark Lopez na parang... Ano yun? Yung parang nilabas ni Mark Lopez na parang yung re-election daw, parang gustong suportahan ng US si Isko kasi nga para patibayin yung position nila ulit. Si parang si Kamentong yung na gano'n yan eh. Uh-oh. Si Kamentong yung parang yung Iglesia ni Cristo yun na political analyst eh. Parang may siya sinabi doon na iba yun yung ni-repost rin ni ano, ni Attorney Darwin Cañete, ni Fiscal, gano'n. So parang sabi nila, very active raw yung CIA during the 2022 election. And it I heard it several times, ha. And I think it's not impossible. It's not really impossible. Nagkaroon pa nga nung chismis noon na ano, rumor na binigyan ng 50 million si ano, si Mama Leni for the campaign. Ayun. O kaya talagang ano, walang magawa yung CIA, talagang malakas ang hatak ni BBM. Parang credo 30 time. Pero parang, ano doon is parang, ang intindi ko doon parang nag-minor yung US kasi nakipag-negotiate si Martin Romualdez. Nag-minor na pabaya, huwag na kayo makialam. Pero, may kapalit yun. So, parang ito yung kapalit yata, yung EDCA na yan. Uh-huh. Eh, pero, alimbawa kung ano, kung may mangyari kay PBBM na, would you think America would be, ano, would fare better with, ano, Inday Sara kaysa kay BBM? Interesting. Hindi ko alam. Pero I think the decision making would not be very different. Feeling ko baka hindi rin naman magiging masyadong different yung ano. Yan ang tanong ni Sky. Oo.
Kasi iba yung circumstances ni ano eh, iba yung circumstances ni PBBM. Dahil si PBBM, merong maraming, wala lang, parang I have this feeling kasi na ang dami kasing, ano, ang dami kasing alas ng, ang daming hawak na alas ng, ano, ng Amerika kay PBBM. That, ano, parang he was put in a situation where he cannot say, where he can't say no to the Americans. I am not so sure if Inday Sara would have the same predicament kung siya yung magiging presidente. Interesting yung question na yun. Ano yun eh, yung mga tipong something na we ano, let's cross the bridge when we get there na situation. Pero yeah, it's very interesting ano. It's very interesting na. Alam mo lahat na nangyayari ngayon, Chess, yan. Kasi nga etong masakit na katotohanan. Hindi ako umaasa ngayon na matututukan yung economy natin. Although, okay yung economy natin, di ba, gumugulong, the best nga. Pero, ang medyo malaking tinututukan ngayon ng mga leaders, yung positioning ngayon yung sa nangyayaring ano eh, agawan ng power sa between Taiwan, China, Russia, between China and US. Uh-huh. Yan yung mga pinagkakaabalahan ngayon ng mga world leaders, yung mga positioning na yan. So, kasama si BBM yan, especially tayo kasi, di ba, yung location natin eh. Pero ang importante sa US at sa China. So, alam mo yung parang, yan ang kumakain ng oras ngayon ni BBM. Pero, yun nga eh, mablay ka. Magdadalawang isip din yung US kasi, tamo naman, parang nakita na natin si PRRD malapit sa China. Mm-hmm. At kung sakaling patalsikin nila si BBM at naupo si Sara, ano assurance nila na si Sara ipapakampi sa kanila? Kahit pa sabi mong rational, parang mukhang rational yung magiging decision, tingin ko may influence pa rin yung tatay. Siyempre, di ba? Hindi papayag si PRRD na ma-influence ng US si, ano, si Inday Sara. At feeling ko makikinig si Inday Sara kay papa niya, kay tatay Digong. Kung sakali mang siya yung maging presidente. Walang pinangahawakan ng US sa mga Duterte. Kaya kami minumura-mura lang sila ni Duterte, di ba? Yun nga. Kaya ngayon, feeling ko kasi mas palipapanigan ni Inday Sara ang kanyang papa pagdating sa desisyon ng international politics at saka ano. Kasi nga, mas may alam ang tatay niya kaysa sa kanya pagdating yan. So, hihingi niya talaga yung counsel ng kanyang papa pagdating sa international relations. Ang wish ko lang sana ngayon na sa pagbisita sa US ni PBBM ay mapag-usapan regarding dyan sa EDCA, yung sa terms niya. Kasi, okay, doon na ako sa benefits ng EDCA pagdating sa defense, saka sa ano, pag-ano dyan dito. However, the fact na inilagay mo mismo doon sa agreement in 2014 na hindi na rent-free sila practically at babaya at wala sila at sagot pa natin pati mga facility at kuryente, that spells read between the lines. They are disrespecting us as a sovereign nation. Yes. Kaya dapat ma-correct mo ba yung term na yun eh, yung ano na yun, na yun din naman yung concern ni Manang Aimee. Sabi niya, okay, extend nyo. Pag in-extend ninyo, dapat, kasi kung sila Manang Aimee ang tatanungin at saka yung mga anti-EDCA ang tatanungin, of course, they do not want it. Gusto nila na yan, okay. But is it practical? Is it ano? Di ba parang, you know, these are the things that ano eh, lies with the president kung itutuloy niya o hindi. But let's say itutuloy ng presidente, kung itutuloy mo yan, dapat yung terms niyan ayusin mo at yung namang posisyon na hindi naman tayo ano, hindi naman tayo mukhang tanga. Ganon. Basically yun naman yung sinasabi ng mga ano eh, sinasabi ng mga anti-EDCA. And I think that's reasonable. I really think that is reasonable. Saka mami yung sinabi ni BBM na yung EDCA is defense, hindi yung gagamitin pang offense ng mga US against China or kaninong bansa man. Sana lang malinaw yun kasi alam mo naman yung mga US, mga sweetik yan. Kaya, pero Mami Laika, I doubt that they will ano follow whatever it is that was signed on that agreement. Ano. Pag halimbawa kung sakaling... Ang ano naman dun, Philippi, at least the Philippines showed to the world na yun yung intention natin. Dinisrespect ng Amerika pag dumating tayo dun sa endgame at ginawa yun ng mga Americans. Halimbawa kung natuloy yung gera sa Taiwan.
Oo. No? Kitang-kita natin kung sino violator ng sarili nilang salita. Oo. Kumbaga, parang bibigyan nila ng lalo ng laman. Yung sinasabi ni Kuya Anthony na, you wrote the book, you piss on the book, you shit on the book. Ganon. Yes. Na parang, see, this is another classic example of Americans being Americans. Diba? At sana makita yun ng China na, teka, hindi naman kasi ito talaga yung gusto namin mangyari, pero ito yung ginawa ng America sa agreement namin. So, makita nila na we are a nation na for peace, hindi tayo nagsaside sa Americans dahil gusto natin yung kanilang policy, lalo na pagdating doon kung makikialam sila sa Taiwan. Pero, how convincing is our government in advocating for such? Kasi syempre, kung kontra-kontrata lang yan, kung hindi, sa kontrata namin, ganito-ganito. Pero wala kang measure, mechanisms on how to force them to do that. It might be regarded as a futile provision. So kumbaga yun yung interesting doon. How will our government ensure that when we want the Americans to sign up, ano yung kaya nating i-push na mechanism na ganun nga ang gagawin ng mga Americans? Ayan. Yun yung mga question dyan eh. Yun yung magiging mga pagtatalo dyan. So, ayun. Ano kayang, ano? Grabe, mami, yung girian, di ba nung kamakailan nung nagpunta si VP ng US sa Taiwan, anong ginawa ng China? Nagkaroon ng military drill dun sa lugar na malapit sa Taiwan. Mm-hmm. O eto naman ngayon, di ba nung recently, bago magka-ed, kayong ginawa ng Chinese sa ano natin, yung inano ng ilaw? Laser. Laser. O ano namang ginagawa na, tas di ba nagano si China na, huwag kayong makikipagkampi dyan sa US, ganyan-ganyan, para nagbabanta, paisipin nyo rin yung mga 100,000 OFW. Ano namang ginawa ngayon ng US? Pinakita nila sa mundo kung ano yung military drill sa natin na ginagawa with US ngayon. Pinakita dun kung paano mo, na kung may ba kung pupunta dyan na pandigma si China o kung sino man dyan, kaya-kayang palubugin ng missiles ng US na nandito sa Pilipinas. At saka pinakita nila yung missile defense system na ilalatag nila dito. Diba? Nakita ko Kasi ko ay talagang grabe ang pasikata ng US at China. Dapat alam mo wala tayong magagawa doon, dapat mapakinabangan na lang natin ng the best na napakinabang. Yun na nga. Pero may like ano, kagaya nung sabi mo kanina no, para tong chess, 'di ba? Ang masakit nito yung Amerika at saka China naglalaban doon sa chess, tapos tayo yung chessboard. Parang nagiging tayo yung chessboard. Nakakainis isipin na ganun ang nangyayari sa atin. We are really in a very, very pathetic situation sa totoo lang. Yes, kawawa ka. It is a problem that was not addressed by our previous leaders na hinarap noong matandang Marcos at hindi finalo through ng susunod na mga generation of people. And unfortunately, we are reaping the consequences of our stupidity. May nagtanong eh, kung hindi ba nagkaroon ng EDSA revolution, tingin mo ba mas maganda yung kalagayan natin ngayon? You know what? Nung una, no, I would answer na parang no. Nung una, when I didn't know anything. Nung bata-bata, siguro kung tinanong mo ako nito nung college or nung high school, I would say no. I would say EDSA is good for the Philippines. Yung EDSA 1986 revolution. I would say na yes, it is good for the Philippines. But you know what? Ngayon naiisip ko, kung hindi nag-EDSA revolution, tingin ko mas maganda yung kalagayan ng Pilipinas ngayon. Why? Okay. Because FEM is going to be still the president. Is going to die in 1989. And when he dies, the president would be Doy Laurel. Yes. Okay? And Doy Laurel, while he is an opposition, a very, very staunch opposition, he's very rational. And he loves our country truly. Diba? I can trust his wisdom. Kahit pasabihin natin na hindi siya kapartido ng mga Marcos. But I think, na he would make really good decisions. Way better decisions than yung mga decisions ni Tita Cory noon time na yon. So,
you know, I would say that the plane would be fairer, lesser yung ano, lesser yung magiging parang kasi ang nangyari kasi nung si Tita Cory talaga overhaul talaga ng gobyerno. We would be able to avoid that eh, yung transition na yon. Eh yung transition kasi na yon ano eh nakahinder yun eh. 'Di ba? Kasi alam mo naman kung ikaw nagkakaroon ng transition sa government or ano, yung in that case from a old constitution we move to the freedom constitution and it would have a lot of logistical challenges and policy, you know, making decisions ng mga bagong naupo na naka-delay, 'di ba? Doon sa mga dapat natin. Mm-hmm. If the election was respected in 1986, FEM won and he died in 1989. Laurel would have been the president. And probably he could have gotten Doy Laurel ba? Doy Laurel, oo. He could have gotten re-elected. Very likely. He could have been re-elected after. So ayun. Tama ba? Kasi ang alam kasi nabasa ko kasing libro ni Doy Laurel. Sinabi sa kanya ni FEM that when the votes were validated, ang nanalo daw sa eleksyon siya at saka si Doy Laurel. Hindi ko pa nakikita yung official yung bag count ng comment ng COMELEC during that time for the 1986. Ah, okay, okay. Pero sabi ni Doy Laurel dun sa libro niya na neither trumpets or drums, nang pinapunta ni FEM si Doy Laurel sa Hawaii. Tinanong ni Doy Laurel si FEM na parang tinanong niya na bakit ako yung pinatawag mo? Sabi niya doon, because we have the mandate of the people. Yun yung sabi ni, ano, yung sabi ni, you have the mandate of the people and I know you're going to take care of the interest of the people. So I know you are an opposition, I know that, ano, but I know we are just enemy in principles. So that is why yung kanyang compromise offer, pinadaan niya kay, ano, pinadaan niya kay Doy Laurel. Ma'am, Doy Laurel ba o si Arturo Tolentino? FEM, oo, ayun. So ayun, eh kasi sa sequel sa libro ni ano ni Doy Laurel, sinabi niya doon eh na siya yung nanalong ano, na parang nasa mandate daw ng ano, nasa mandate daw ng may mandate daw ng tao si Doy Laurel kasi binoto raw siya ng tao. O, pero ma'am, bakit si ano si Arturo M. Tolentino ang ano? Hindi ko alam eh. That's something that we need to verify. Ang pinroclaim kasama ni Marcos. Oo, I am just actually banking doon sa libro ni ano na neither trumpet nor drums ni Doy Laurel. Ni Doy Laurel. Kung saan, sinabi sa kanya, si FEM yung nagsabi, na you actually won as the vice president. Ah, okay, wow. Okay yun. Oo. Okay. Kaya siguro ma'am, no? Di ba, kahit nung naupo sila ni Cory, no? Nagkaroon sila ng difference ni Cory and after 1.5 years as Cory's sidekick sa kanyang administration, kumalas si ano, di ba? Si Doyle, hindi siya kumalas bilang vice president, kundi kumalas siya sa ano, sa pagiging pagsuporta kay Cory, di ba? Totally yung pangako ng ETSA Revolution, yung i-better yung Philippines more than doon sa ginagawa niya. Yun ang sinasabi niya, hindi nangyari. Hindi naman nangyari. Ang ginawa ni Cory, kundi ang lahat na lang puro paghihigante. Yung 6 years nung umubos niya para mapaghigantean yung Marcos, tanggalin lahat yung pangalan ni Marcos sa kung ano, itigil lahat ng projects, palabasing masama ang mga Marcoses. Yun ang ginawa ni Cory. Kaya anong asenso nung time ni Cory? Wala. Even si Enrile nga, di ba? Parang nag-away din sila ni Enrile noon. Kasi nga parang si Enrile is, parang hindi naman ikaw talaga ang nagsimula ng ETSA Revolution. Kami, tapos ikaw yung nakinabang. Tapos ngayon parang gagaguhin yung Pilipino. Yeah, nga. Kasi di ba si Doy Laurel, bago yung constitution, yung pagbabago ng constitution natin, naupo pa siyang prime minister. Siya yata yung kahuli-huli ang naging prime minister ng ano eh, ng Pilipinas eh. Vice President and Prime Minister. At saka ano pa, tatlo yung hawak niyang ano eh, under Cory's cabinet. Tapos nung na-abolish na yung position as Prime Minister, siya yung kahuli-huli ang nakahawak ng position na yun. Sino? Si Doy Laurel. Meron pa tayong Prime Minister noon eh, bago bukod sa Presidente. Alam mo ba, mami, ba namang talaga masasensado tayo? Kasi during that time, si Marcos, kaya nga, yung CIA pinatalisik na rin siya kasi talaga nag-gear away na sa US si Marcos.
para ang gusto niya is maging ano na yung Pilipinas, tatayo na kami sa sariling paa. Kaya nga may marami siyang inutang noon kasi gumagawa siya ng kung ano-anong mga project, mm-hmm. 'di ba? At ang isa sa panlaban natin talaga noon yung Bataan Nuclear Plant kasi diyan tayo talaga nahihilahot sa langis. Correct. Sa langis. So yan ang pang-ano niya, pang-ano niya sa US na parang hindi na siya magiging dependent. Pang balance niya doon sa ano. Correct. Bali ang sabi, madam, ano, he served as Prime Minister of the Philippines from February 25 to March 25, 1986. So, bali isang buwan lang siya naging Prime Minister bago na-abolish yung position. Okay, so... Sobrang ano, no? So, meron pala tayong Prime Minister noon. I think yung popularity vote, nag-start yun talaga kay Tita Cory, eh. Diba? Sobrang popular niya. Na parang sobrang popular niya, the likes of Doy Laurel has to give way. Kasi alam nilang matatalo si Doy Laurel. So it's just so unfortunate na ganun. Pero buti na lang, no, yung family ni Doy Laurel, they really preserve all the reports of Doy Laurel, lahat ng trabaho ni Doy, ganyan-ganyan, lahat ng ano. Tapos ang daming books na nasulat about him and his works, ganyan-ganyan. Parang natatandaan ko meron pang isang article nga to si Doy Laurel na yung kino-call out niya yung CPPNP NDF, parang sinasabi niya na, and I have a report kung sino yung mga in-appoint ni Cory na may connection sa ano, ganyan-ganyan. Tapos ito yung report ko, MMA, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung report na yun, nakuha niya sa intelligence. He was able to acquire such information. And then, nung pinresent niya, parang nilaglag siya nung pinagkuhanan niya. Na parang, no, that's not an official report. Ilaglag siya. Ganun. Siya sabi ni Super 8, ay sabi ni Super G, Secretary Foreign Affairs. Oh yes, kaya nga sabi ko tatlo yung hawak niya position. He's the Vice President, he is also the last Prime Minister of the Philippines, tapos siya rin yung Secretary Foreign Affairs. Na yun yung doon siya nag-resign after 1.5 years. Yun yung position na nag-resign siya, yung Secretary of Foreign Affairs under Cory administration. Oh, hi, feel good! Hello, hello! Kawawa rin naman si Doy Laurel noon nung na siya ng question niya na si Cory at parang sabi niya hindi na ako magso-support, hindi ko na kaya to. Talagang na-obsessed siya sa ano, sa gobyerno ni Cory. Talagang sinideline na siya, parang wala na siyang gamit. Oo. Kasi ano, alam mo, tingin ko kay Doy Laurel, ano siya, siya yung mga natitirang ano, yung traditional na politician Pilipino nung araw na makabayan. Yung talagang mahal niya yung bayan. Parang siya na lang yung natitira after Cory administration eh. Yung parang guys, ganun. Guys, ano ang tawag dito? Bumili kayo ng Altang Hap. Nandiyan sa ano, dito sa... Ayan. Kasi binawarningan ako ni TikTok. Static daw yung live ko. Wasted ng TikTok na. Ayan. Bili na. Sarap. Sige na, kung nilagyan ni Lane Bernardo ng bagoong yung kinain niyang gulay, anong sarap nun. Wow. Hindi niya nilagyan ng bagoong eh. Ayun, dito lang siya masaya. Ayan. Pero anyway, nagkabati na sila ni Emrys. Ayun. Tapos na nag-apologize na raw si Lane kay Emrys. So, everything is good. Ayan. So, bumili na kayo para hindi nag-aaway-away kasi may karne rin to. So, hindi mo na kailangan ng longganisa. Sabi ni Mark, Ma'am Joey, matagumpay po ba ang martial law sa pagpapaunti ng miyembro ng CPPNPA? Martial law nung ano, no? Nung FEM administration siguro. That is not how you're going to measure it eh. I think ano no, I do not know the numbers. But I think kung hindi nag-martial law, baka nagkaroon ng very very strong footing yung bansa natin, yung mga communists sa bansa natin, and it's a very very there's a very very high possibility na baka naging communist country tayo. Ayaw niyo sa China. Ayaw niyo sa China, di ba? Pero kung hindi nag-martial law noon, baka naging ano tayo ng China, tuta tayo ng China that time. Oo, kasi napaka... Di ba sa buong Asia yon, Mami Laika? Sa buong Asia, nagkaroon ng communist movement talaga, di ba? Cambodia, Vietnam, sabay-sabay yan. Dito sa Asia, si China ang pinaka-active na communist na bansa. Noong 50s, 50s, 60s. Mga bansa. Na Southeast Asia na para lumaganap yung communism rather than Russia kasi Russia papunta sa Europe, yung China naman yung papunta dito sa Asia. So kung hindi nagka-martial law, baka naging communist tayo
O di naging chika-chika tayo with China na ayaw niyong maging kaibigan ngayon. Totoo lang po yun. Kasi nung 50s up to the 70s, napakalakas ng communist movement sa buong Southeast Asia. At saka magaling pag-recruit. Ano? Malipi. Yes. Kasi di ba yung sa Cambodia, yung ginawa nila doon, pati sa Vietnam, is same as ginagawa nila hanggang ngayon. Student ang iniuna nila. Yun ang unang-unang nagrarally sa kalsada hanggang sa maging civil war, hanggang sa maging communist movement na. Pag nag-civil war na doon, napapasok yung mga ano, oo, talagang ano ng... Ganun nangyari sa China, sa Cambodia. Sa Vietnam and Cambodia. Eh, nung time na yun, talagang nagtatagumpay yung communist movement sa ibang Southeast Asian countries. Bibingo tayo doon, malapit tayong bumingo doon. Kaya tapos Marcos decided. Yung South Korea and North Korea, di ba? During that time, nagkaroon rin sila ng problema. Sabay-sabay yun, madam. Oo, yung South Korea was able to push back. Diba? I think the question is kung dumami ba or hindi. The fact that we weren't able to become a communist country is an achievement in itself. Kayo, yes, Sir TJ, isang yung Cambodia, isa yun sa pinaka-worst at kasama yung Vietnam. Yung Khmer Rouge na nangyari sa Cambodia, yung transition nila na naging ano. Kay Pol Pot. Kay Pol Pot pala, napakalupit ng nangyari doon. Marcos, walang NPA, Sir Anthony, no? Walang NPA in the city. Nung panahon ni Colin, ang Alex Bungkayaw Brigade sa yung mga sniper ng NPA? Yung Cameroon, saan ba yun, Sir Anthony? Mismo sa Manila, mismo sa Manila yun. Mismo sa Santa Cruz, yan sila nagbabaril-baril. Sorry na, nalilito ako kay Pol Pot tsaka sa Cameroon kasi pareho silang napaka-brutal nung araw. Cameroon siya, no, si Pol Pot. Pero ito ginawa ni Pol Pot. Lahat ng mga edukado na West, mga educated, pinagpapatay niya. Bata, batanda, babae, lalaki. Kasi ang gusto niya gawin, ibalik, para maging ano, communal living, para bang ilagay, i-display sila sa kailagay sa isang farming community. Lahat diba, Sir Anthony Mamilayka, ultimo Indonesia and Malaysia, they had insurgency about communism. Nung panahon din na yun, malakas nga lang talaga yung ano, lumaban lang talaga sila kasi mga Muslim country sila. So, ang lakas lang talaga ng nilaban nila dun. Hey guys! Sorry, Mami Laika, tuloy nyo. Follow nyo naman ako sa YouTube channel ko. Ayan. Meron akong YouTube channel, Joey the Vibray. Ayan. Yes. Tapos subscribe na rin kayo sa kanya. Oo, subscribe naman kayo. Dito sa channel na to, I'm going to talk about anything under the sun. So iba't ibang mga trending issues at iba't ibang not limited to politics but of course yung mga may social relevance naman na ano. Yes. Yes, sir. Sir Patio, tama ka doon. Yung Malayan emergency sa ano 'yan. Grabe din 'yun. 'Yun din, estudyante din ang ginamit nila una. 'Yun ang mga nagrarally sa kalsada noong una at nagpapakalat ng gulo sa kalsada noong araw. Noong panahon na 'yan. Kaya akala nila yan to fight communism. Oh. Yes. Kaya akala nila ganun lang kasimple na nung nag-decision si Marcos na mag-ano, kasi akala nila pinahaba niya lang yung termino niya. Hindi ho. Dahil sa buong Asia, talamak na talamak yung communist movement noong panahon na yun. Ang yung si Mark, kasi yung tanong niya na parang argument kasi yan ng ano, naririnig ko na argument yan ng mga anti-Marcos. Parang sinasabi nila, kung talagang successful ang martial law, bakit dumami daw yung numbers ng mga NPA? Basta meron silang mga kinukot na figures whatsoever, ganyan-ganyan. Na nung panahon ng martial law and then after nung martial law, ganon. I think the premise is wrong. It's not really about the numbers. It's not really... Kasi the communists were very, very aggressive in recruiting. The communists were really getting a lot of sympathy sa iba't ibang tao. They were able to even get the sympathy of Ninoy Aquino, diba? So parang sa akin, hindi yun yung question kung dumami o hindi I think the better way of looking at it is, hindi tayo naging communist country. Ganon. At yung laban dito sa mga CPP, NPA, NDF is really about eradication. It's really about stopping them from recruiting. Kasi sa totoo lang, hanggat hindi mo nazi-zero yung anay na yan. Kung kunwari, CPRRD, kunwari sa CPRRD, na-reduce niya yung CPP, NPA, NDF into 25% na lang from their original population.
eto dahil ideology based nga tong grupo na to, yung 25% na yan, pag hindi mo tinugis yan, malaki ang pag-asa niya na maging 50 ulit, maging 75 ulit, at maging 100% ulit nung kanilang old population. Yes, no. Ganun. So that's how it is. So parang hindi yan yung about number, na dumami ba o hindi ba dumami. Kasi nga this fight, this battle is really a different napaka-peculiar nitong battle na to. Kasi nga it thrives on ideology. And that ideology is not gonna die nang just like that. Kailangan talaga meron kang matinding game plan on how to zero them out. Ayun. So yes, for me, talagang dapat hindi mamatay yung laban against anti-insurgency. Dapat talaga ma-zero out yung mga testing yun. Hindi, pero madam, kung number naman ang pag-uusapan, may mga kadre ng ito ay interviewed, nasa YouTube naman yata siguro to. Kaya lang nakalimutan ko lang yung pangalan ng dalawang kadre na yung dalawang former high-ranking officers ng Communist Party, yung NPA. Nasabi nila, nagtataka nga raw sila kung bakit tumabot ng daang-daang libo yung sinasabing biktima ng martial law, na kung kiisipin mo raw, halimbawa, kung communist side naman ang pag-uusapan, they were 6,000 strong lang. Hindi naman sila ganun karami. 6,000 lang naman daw sila nung time nila na yun, nung bago yung martial law. Tapos, kung iisipin niyo after FAM administration, ba't sila dumami ngayon? Sino ba nagpalabas kay Joma Season? Ang bait pa nga ni Marcos nung araw . Ang hatol sa kanila, death by firing squad . Kay Ninoy, kay tama ba, kay Bernabe Bus, or kay Victor Corpus, at saka kay Joma Season. Tatlo sila . They were convicted and then they were sentenced to execution by yan by firing squad. Pero hindi niya ginawa 'yon. Anong ginawa ni Cory pag-upo niya? Pinalaya niya si Joma Season. So ngayon isipin niyo, nung ginawa ni Corion, dumami ba yung NPA? Sure. Hanggang ngayon problema pa rin natin ilang dekada na. So sino tatanungin niyo, napakonti ba ni Marcos o naparami ni Cory? Dapat yun din tanungin niyo yan. Kasi dapat sinusugan niya yung fight against insurgency. Iniwi ni Cory, ni Tita Cory, 'di ba? Ikakampi ng asawa niya yun. Oo, pinagbibigyan nga niya ng pwesto sa gobyerno and everything. Yes, so. Diba? Well, while I can understand yung parang, sige, ideological side niyan, siguro parang naniniwala ako sa pinaglalaban nila, Kaso, maniniwala sana ako kung at the end of the day, merong naiwanang legasiya itong mga taong, itong mga taong pinag-a-appoint ni Tita Cory na mga NPA. Meron ba silang naiwan para sa Pilipinas? So, kung pinag-a-appoint lang yun kasi sukli bilang sa pagsukli. Bayad. Oo. Bayad. Kinote pa talaga ako ni Qwerty. Sa CPPNP, NDF, they were given several opportunities to work in the government, but they never really serve the people. Kasi parang ang ginagawa nila, pag nasa gobyerno sila, they just siphon the funds of the, of the government. Yun rin yung sabi ni, Ni Duterte. Hindi, at saka ni, yung tatay niya, kadro, si Day, crossing the red line na libro, crossing the red line. Ang tawag dito, yung nanay niya was the director of Population Commission. Tapos yung nanay niya, talagang nakita niya yung mga, sabi niya, nakuha niya yung laptop ng nanay niya, nakita niya kung paano siniphon ng nanay niya. Tandaan ko yun. Population Commission, ganyan. So yun, yung tipong ganun. Kung sana ganito, magkakaroon sana ako ng simpatya sa CPPNP-NDF. Kung kunwari, nakakuha kayo ng posisyon sa gobyerno, and then you were able to make good policies that really, that really serve the people. Kaso nga lang hindi. Whenever you get an opportunity para magtrabaho sa gobyerno, wala, sinasayipon nyo lang yung pera. Parang kagaya hanggang ngayon, madam, yung mga party list system kung saan nandun yung NDF, di ba? Yung National Democratic Front nila. Yan yung mga na... Allegation ni Doc Badoy dyan sa mga yan, yung mga sweldo ng nila, Raul Manuel, sweldo nila Sara Ilago, hindi raw nila nahawakan yan. Diretso raw yan sa sa pondo nila. Ganun, parang they were just given an X amount and other perks, pero
yung sweldo nila, yung kabuuan ng sweldo nila, hindi nila nakukuha. Eh yung ano kaya, madam? Yung parang ano nila, budget ng buong party list na yun. Doon ganun din. I do not know. Yung kumbaga yung parang pork barrel nila. Parang pork barrel nila, di ba? Oo, parang ganun. Very likely. Ayun. Do you think po we should shift again into two-party system? No. 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 Ako I don't think so. It's a debate that is not, ano, parang very, ano, very, very theoretical. Parang napaka-limited naman ng choices mo kung two-party system lang. It's either you're this or that. Mas democratic pa nga tayo kung tutuusin sa kaysa sa ano sa sistema ng Amerika pagdating sa election. Yeah. Sometimes you have 8 candidates, maximum of 8 candidates pa nga yata yung natakbo dito sa atin no one time at one time. I'd rather focus doon sa kasi yung two-party system pagkatapos same presidential system or something like that. I'd rather focus dun sa fundamental changes. Like, anong klaseng gobyerno ang gusto natin? Federalism, parliamentary. I think mas yung better na conversation kaysa, oh, two-party system ba? One-party system? Parang, feeling ko na parang napaka limiting, no? Napaka-limiting. And then, tsaka yung parang wala. Ano yung pwede niyang ibigay? Diba? Ano yung pwedeng ibigay nun? Kapag ako, kunwari, pinag-usapan natin at ginawa natin yun, ano yung immediate issue na pwede niyang i-address? Wala rin naman eh. Diba? Kaya nga. Kasi yung mga problema natin ngayon, sa mga partido ngayon, I'm pretty sure mag-i-exist rin yan pag two-party system na yan. Diba? It's just same problem, different clothing. Ayan. Hello, Utas! Hello. Ayan, nagpo-promote ako ng... Bagoong. Bagoong. Ayun. So yun. And guys also, no, ang tawag dito, i-follow nyo yung YouTube channel ko. Ito, ayan. Type nyo lang Joie Cruz. Pag tinype nyo yung Joie Cruz, ito yung lalabas. Ayan, yung aming TikTok live with Joie and Koko ni Kuya Miko. At saka ito. So makikita nyo itong dalawang thumbnail na to. Yan ang i-click ninyo. Ano rin siya, tawag dito yung kulay talo ang bukas. Oh, ito yung ganun rin kung ano yung profile picture sa Facebook, sa Facebook, ganun rin sa YouTube. Ayan. So, type nyo lang Joie Cruz, makikita nyo Joie DeVivre. So, ako yan, ito yung banner ko. Ayan. At ayun, meron akong konting content. Ayan. Konting-konti pa lang, pero marami pang paparating. Ayan. So, yon. Okay. Naalala ko na naman si Lane. Nag-apati na sila ng Emrys. Parang feeling ko goods na yun. Ah, okay. To be honest, di ko nakikita na magiging loyal sa party ang mga politicians kahit pa two parties. Exactly. Kasi diba? Ano nga eh. How are you going to avoid turncoatism kapag kaganoon? Baan dyan ba si Lane? Ayun. Sabi ni Utas. Ayan na naman si kasi sa live ni ano, sa live ni Ninong Jed nangyari yung debate namin ni Kuya Miko. Tungkol nakadebate kayo. Oh, yung slide. Well, actually, marami kami parehas na points naman ni Kuya Miko. It's just that ha? About what? Kay Lane Bernardo. Parang kay Kuya Miko, parang sabi niya, lahat may fault. Sabi niya, may fault daw yung mga ibang vloggers, may fault daw si Lane Bernardo. Parang for me, parang hindi, I am not going to look at the content of other content creators on this. It's really about Lane and Lane alone, ganyan. Unang-una, kung kunwari, nag-fake, kunwari lang ha, profile, ano lang, for the sake of argument lang ha, nag-fake news yung ibang content vlog, content creator about Emrys. Nag-fake news siya doon. Siya content creator siya. Hindi siya dapat nagre-relay sa content ng iba. Diba? Gawa siya ng sarili niya content. Okay naman yung ano niya, ma. Me, okay naman yung vlog ni ano, ni nung Lalain ba o Lani, kung sino man siya.
Lynn, oo, ni Lynn Bernardo. Yung pagkakaano lang niya, pagkaka-deliver niya, yung medyo nakakairita kasi parang huy, parang ang dating mo is nag-expect ka ng something sa 85 pesos. Ng more oo, than actually, yun naman nabisit yung mga tao eh. Ako feeling ko she's really coming from a good place. Parang tingin ko lang, hindi niya talaga na-formulate ng maayos yung lalamanin ng vlog niya. So it rubbed the wrong way to a lot of people. Ako nga sabi ko, gayon pa man, kahit pa na, hindi ko type yung content ni Lynn Bernardo, am I going to parang cancel her out? No, hindi ko rin siya ika-cancel. Pero definitely, naka-impact sa akin yung content na yon. Sa kanyang, sa judgment ko sa kanya bilang food reviewer. For me, hindi siya food reviewer. Ano lang siya, food directory account, ano, content creator, ganun. Kasi parang hindi ko mapagkatiwalaan yung judgment niya doon sa food na masarap at hindi. Mainly because, parang feeling ko kasi, yung reason kaya hindi niya gusto yung pagkain doon sa Emrys, yung healthy buffet. Kasi nga, hindi siya palakain ng mga ganung pagkain. Hindi niya type yun. And I think na dapat, sinabi niya yun at the onset, na parang, ako guys, hindi ko talaga type tong pagkain na to. Hindi talaga ako mahilig sa ganito. So ako talaga, meat person talaga ako. If it's going to be breakfast, there has to be some meat in it. Ganyan. So parang sa akin, itong 85 pesos na to, tas ang layo pa, dadayuhin ko pa, it's a no for me. Ngayon, kung kayo, you can take a risk and go there. Pagkatapos, kaya nyong sa inyo, you are okay with this kind of ano, na parang, kasi risk talaga yung ano eh, yung Emrys eh. Meron silang meat, sometimes wala silang meat, ganyan. Ngayon, if you can risk of going there, then I think there's nothing wrong. You can also go and eat. Ganon. Tingin ko, had her criticism was laid down that way, it could have been more acceptable. Kaso nga lang kasi, declarative yung sinabi niya eh. Na parang, hindi talaga ako pupunta dito. Hindi na ako babalik. Hindi, magluto na lang kayo kung tagamalayo kayo. Magluto parang, na lang kayo, ganyan-ganyan. Very hindi, declarative yung ano niya, statement niya. So parang, Bex, hindi ka naman kasi talaga palakain ng ganyan. Tapos nag-demand ka ng something na wala naman talaga that day. So parang syempre, ma-hurt yung ano, yung parang na-scam kasi siya, parang ganun yung dating. Parang na-scam siya ni Emrys, na parang hindi ka naman in-scam. Talaga namang yun lang ang pagkain nila. Ayun, so magli-leave yun ng hindi magandang impression dun sa, unnecessarily, magli-leave yun ng impression doon sa business, which is hindi maganda. Eh, she could have phrased it in a more fair manner. Ayun. Yes, Mami Laika, sorry. Hindi, yun na nga. basta ako, ano lang, naartihan lang ako sa kanya. So for me, hindi siya ano, hindi siya food vlogger. Kumbaga, kung hahanap ako ng food vlogger, hindi ako pupunta sa kanya. Para malaman ko kung masarap ba yung pagkain dito, okay ba yung mga to. Pupunta ako sa kanya para malaman yung location, yung menu, yung mga ganyan-ganyan. Pero yung mga comment niya dahil sa, yung mga comment niya kung masarap yung food o hindi, parang I cannot trust her judgment on that. Hindi, tsaka di ba, Mami Laika, kung food vlogger ka nga talaga, tapos gusto mo pang kalahatan, di ba? Kung vegetarian man yan or hindi vegetarian or kung ano man yung pinuntahan mong resto, ang opinion mo doon, base doon sa lasa ng pagkain at saka doon sa pagkakapresent ng pagkain. Hindi yung kung ano yung yung preference mo sa klase ng pagkain na gusto mong kainin. Diba? Yun nga, yun rin yung naging comment ko ngayon, yun sa content ko dito sa ano vlog ko. Nasabi ko rin yung point na yan, ano, Kalipi. Kasi pwede, parang, pwede naman sabihin niya, Amina, ano na, kasi hindi ko gusto yung gantong klase ng pagkain, pero since 85 pesos lang naman kung pasok sa taste nyo to. Oo, di ba? Pero kung hindi, kung ang gusto niyo talaga yung mga sa umaga, longganisa, karne, then don't expect na meron dito kasi nga. I will not recommend it. Ganoon. qualified yung hindi niya pagre-recommend. I do not recommend it kasi para sa mga tao na nag-e-expect ng karne, you are going to take a risk. So if you cannot, if you cannot risk that, not having meat for your breakfast, then I do not recommend this place. Ganon. Pwedeng ganon yung pagkakasabi niya. Pero doon sa mga tao na okay lang yung ganong klaseng menu, which is yun naman talaga ang promise nung lugar na healthy breakfast, apat na gulay, dalawang isda. Ganon.
you can still go, you can still ano, parang if that doesn't matter to you kung may karne o wala, by all means go. Di madam, yung apat na gulay at saka dalawang isda, 85 pesos, magrereklamo ka pa ba nun? Oo, ayun nga. Parang napakasulit na. Oo. Ayun. Parang ako actually feeling ko talaga irritable siya nung nandun siya. Makikita mo dun sa body language na parang irritable talaga. Oo. Saka parang ano, parang hindi niya feel yung lugar. Kasi di ba parang pang mahirap charot. Ganon. Baka sosie-sosie ang ating. Oo. Oh, 85 pesos Kaya marami pa siyang mas tsakang lugar na pinuntahan. Yung mas kumbaga parang ano naman siya, yung hindi naman siya pinupuntahan lahat, shala-shala. Marami siyang mga yung kanto-kanto lang na ano, kanto-kanto lang na mga kainan, ganun-ganun. Marami siyang pinuntahan na ganun. It's just that, I think for this one, talagang ill yung preparation niya. Ang tawag dito, yung parang tingin ko hindi niya, yun nga no, yung parang kung nakita mo sa ibang vlogger na merong longganisa, it's not wrong for you to expect na merong longganisa. Pero kung wala, at nakita mo naman pala talaga dun sa menu na parang wala naman talaga siya, at na-confirm mo naman dun sa ano, I mean, you should have asked the owner na, nagsaserve po ba kayo ng longganisa? Ganyan-ganyan. Hindi daw, nagbabago sila ng menu every 2 days, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, you actually created a false expectation for yourself. So, dapat, finactor in mo yun. Dapat, nung okay na disappoint ka kasi yung iba meron, ngayon ikaw wala. So, I think, fair sa akin if you're going to start there na, well, ang nag-expect kasi ako na suswertihin rin ako kagaya ng ibang vloggers na merong meat. I'm so sorry guys kasi ako parang hindi ko kayang i-risk na walang karne. Ganyan. So parang sa akin, hindi talaga ako masaya sa ganito. Obvious naman, nakita naman niya, sinabi niya, hindi talaga siya masaya sa experience niya. And that's okay. Pero, wag mo na i-insist na parang, dahil hindi sila nakapag-provide ng ano, ayoko na, hindi na ako pupunta dito. Kasi, hindi ikaw yung market nila. Market nila yung mga kakain ng ano, healthy saka, food. Saka ikaw healthy seafood at saka vegetables, no? Saka ikaw din as vlogger, nag-i-influence ka. Parang, kung i-focus mo lang sa kung ano yung gusto mo, hindi ka nag-i-influence noon. Hindi, tsaka, di ba, ano? Hindi mo ng option yung ini-influence mo. Na, yun nga, parang, kung ako, hindi ako para sa ganitong pagkain. So, medyo hindi ko to type. Pero kung kayo, type nyo anyway, 85 pesos lang naman. Oh, 85 pesos, di ba? Tsaka, Mami Laika, di ba, sa panahon ngayon, nagkagagaling lang natin sa pandemic. Tapos may mga nag-i-sprout na mga small businessman, kagaya ng mga ganyan. Dapat nga kahit paano susugan natin kung influencer ka, susugan mo na suportahan nyo naman to kasi nag-uumpisa to, nagbumabango ng ating ekonomiya dahil sa mga taong ito. Diba? Sa 85 pesos lang naman, ano ba naman yung 85 pesos, magrereklamo ka pa ba sa ganun? Ito yung Ninong Jed, ito yung sinasabi ko sa'yo, nawala na yung ano, nawala na yung, kasi nagbaviolate daw ako na nagbaviolate. Nawala yung, nawala, ano, yellow basket. Ayan, dito na lang kayo sa yellow basket ko sa page ko, ano, nandun naman siya. Alam niyo yung ano, Mi, yung kare-kare sa Caloocan, twice a week lang yung magtinda, kasi nga, hindi nila pinipilit yung sarili nila magtinda. So, pag pupunta ka doon, may imbier na ka sa haba ng pila. Ako, oo, narinig ko yan. Tapos, ang pipilahan mo pa, yung tindahan nila kasi yung paligid nun is mga pabrika. So, alam mo, pipilahan mo talaga parang, ano, parang pabrika to, tas mga, so, ang pangit ng lugar, pero, ang dami pumipila. Kasi, yung sarap ng kare-kare, no? So, ayun, pero, kung ikaw wala kang tiyagang pumila, wala kang tiyagang mag-ano, di wag ka pumunta doon. Pero kung talagang gusto mo matikpan yung pagkasarap-sarap na kare-kare na talagang twice a week lang kasi nga yung parang yung pagpapalambot nila, yung preparation nila, it will take days. Magtiis ka. Parang ganun. Mm-hmm. Ganun din yung sa ubo sa tundo. Kung gusto mo matikman yung pinakamasarap na tumbong ng baka, punta ka dun sa pasilyo. Oh, meron din sa tundo. Oo. Oh, kaya kung gusto mong matikman yung lechon tomboy, pumila ka at minsan maiinis ka kasi minsan nakapila ka na uunahin pa ni tomboy yung ibang mga ano. Parang, huy, take out ako unahin mo, nauna ako sa pila, unahin pa niya yung mga dine-in. Oo. Ayun. Mas masarap ang tanghap kesa sa longganisa. Ayan, promote ko na po, Miss Joy. Oo nga! Bibili ako niyan, Mi, kasi bumibili ako niyan, 200 din yung halaga, yung bagong bagnet. Ayan.
na rin ni, kaso nga lang, doon ka nabibili sa page ko kasi wala na dito yung link. Oo. Ayaw na ni TikTok. Inalis? Oo nga, wala. Paborito ko yung mga ganyan, yung mga spicy tinapa, spicy, yung mga diba may, may bago siyang ano, di ba? May bago siyang flavor. Hindi lang yung bagnet saka yung chicken, ano. Chicken pastil. Oh, chicken pastil. Oh, saka yung ano, meron din ba yung isda? Natuloy ba yung isda ni ay, Ma'am Chef? Hindi ko pa alam. Hindi pa ako nakasample nun. Hindi pa rin ako nakasample ng chicken pastil. Eh. Yung chicken pastil, pero, hindi ko pa nasubukan. Natikman ko tayo yung bagnet at saka yung sisig. Yung sisig masarap. Ayun. Oh, yung sisig ako para sa akin, mas masarap. Although may mga malalaking chunks ng meat dun sa bagnet na gusto ko rin. Pero yung sa lasa, mas masarap para sa akin yung mas sisig. Mas swiney, no? Mas masarap yung sisig. Pero yung bagnet gusto ko rin yung mga chunky niya, may mga chunky meat siya dun. Isang subuan talaga yun. Ay, promise talaga, kung gusto niyo ng masasarap na pagkain na mura, punta kayo ng Tundo. Yung mga tao yata doon, hindi nagluluto. Actually, yung dati may mga kaibigan ko doon, pagising ng mga anak do, yung mga bata rito pag gumising, nahi anong almusal, bibigyan natin yung 5 piso o kumain na kayo sa labas. Ganun mo sa Tundo. Oh, hindi nagluluto, no? Oo, bigyan mo na yung anak ko ng pera, ang daming kainan doon eh. Kasi maabala ka sa preparation. Oo, sa bagay, tsaka mas makakatipid ka. May kinakainan kami doon na ano, na ang sarap-sarap ng champurado, super sarap talaga. Nung, tas ang mura-mura, nung tinanong namin, ano yung ano nito? Ano yung ginagawa nyo? Alam mo yung chocolate na hinahalo nila? Hershey's imported. Yung nga lang, since malapit dun sa pier, yung mga expired. Eh, hindi naman nakakamatay. Saka masarap naman. Okay na yun. Hindi, may 3 months ano pa yun eh. May 3 months grace period pa yun kahit expired eh. Eh, ako rin dito eh. Halimbawa, 2 lang kami nung anak ko dito. So, pag nagluto ako ng ulam, aabutin ako ng hanggang 250 pesos budget, diba? Eh, kesa bibili na lang ako sa labas, naabot ako ng 150 to 160 ulam namin, 2 nung anak ko. Okay na ako, doon na lang. Nakakatipid pa akong kulang-kulang 100. Saka ulam lang naman yun eh. Ano, Mami Sari, puto bongbong saka bibingka kapag magpapasko sa Tondo masarap. Sa ano, yung sa Bangkusay, nakalimutan ko na yung lagpas pa ng Bangkusay ng konti. Masarap. Dito mamasali, nasa mga 70 to 80 pesos. Yung biryani ni Chef? Ni Chef? Oo nga eh. Nagano yan, nag-i... Nakaano yung niluluto niya sa live yun minsan eh, nung ano eh. Nag-ano siya, actually pinadala na ako ni Chef. Eh kaso nga lang, it will not make it to Bulacan talaga. Kasi... Papanis. Nung kinuha ni Kuya Miko, the fundraiser niya. Pagkatapos, nung nagkita kami nung 50, nanood kami ng TikTok. Siyempre, pag dinala yun ni Kuya Miko, masuto yun, di ba? Eh, manonood pa kami ng ano, play, manonood pa kami ng ano, ganyan. Tapos ibabiyahe ko pa siya pabalik ng Bulacan. Eh, pag-uwi nun sa akin, panis na yun. Panis na yun, no? Masaw na yan, di ba? Hindi na siya, ano. Saka, Mami, ang biryani, hindi pinipreser yun. Ang kanin, hindi nilalagay sa rep. Oo. Yun nga rin, kaya nga na ano rin. Hindi, pwede sa... naman, pwede hindi naman. Kaya lang, pagkatapos nun, kailangan mong i-ano yun eh, microwave o oh. Pagkayo kagaya nung ginawa ni Ma'am Joey, babiyay pa siya malayo. Hindi minamay wala na. Kanin. O sa bagay, hindi pwede. Titigas ang kanin kapag minicrowave mo. Kaya ang kanin... Hindi, ang biryani kasi mix yun eh. Mix yung biryani, di ba? Oo, pero may kanin pa din yun. Oo. Yung parang... Sige, o sa bagay, pwede. Eh, kung ganun nga yung gagawin, limbawa nga, ipin-reserve, tapos ibabiyahe pa ni Mami ni Ma'am Joey, tapos may mga gagawin pa sila in between bago niya may uwi sa bahay. Pag uwi talaga, panis yun. Lata na yung pag uwi sa bahay mo. Saka ang kanin kasi kaya madaling mapanis kasi madali silang ano-ano ng bakterya. Kaya talaga yung kanin dapat pag niluto mo, kainin mo na. Kung may tira pa, pwede hanggang mamaya, pero isangag mo. Huwag mo ima-microwave at huwag mo ilalagay sa rep. O, yung halo-halo sa ugbo, di ba? Kaya yung halo-halo sa ugbo, panahon pa ng hapon, nagtitinda na sila ng halo-halo. So, napas-pas yung recipe nila. Ang galing, ha? Kaya yung halo-halo doon, magkakatabi, magkakapatid po yung magkakamag-anak. Kung bilang na ipamanas sa kanila.
Saka yung may sinasabi kong tumbong kay tomboy, nung kumakain kami noon mga 15 years ago, makakasabay mo mga reporter ng Channel 2, Channel 7, mga police. Tapos magbubukas sila ng bandang mga 11 o'clock. Humabol ka kasi bago mag-1, ubus na yung paninda. 11 ng gabi? 11? Oo, ganun talaga sila magbukas. Ah, dalawang gabi talaga. Oras lang, tapos ubus na kagad. Oo. Masarap sana yung ganun, ano, tas consistent, ano, halimbawa kung kagaya nun, panahon ako. Meron dito kasi kaming kinainan, ano naman to, halo-halo lang naman to, sa Digmas dito sa Cavite. Ano. E komo, sikat nga ako no daw siya, may mga picture pa sila ng mga dating politiko na pumupunta pa at dumadayo pa dito sa Cavite para kumain lang nung Digmas, halo-halo na sinasabi. Tapos nung dumating na kami, di, parang siguro laos na sila, wala na nagpupunta masyado. So, in-expect mo pa rin na may konting sarap pa rin yung ano, yung wala na, naging ordinaryong kaluhalo na lang. Puro picture na lang pala yung makikita mo doon sa ano, na wala na, sira na yung ano nila. Sa pa yung ano, masarap wala na consistency. Yung aling banang na pansit. Yes! Masarap. Ayun, o. Oh. Maraming branches sa Mandaluyong eh, no, Mi? Si Mama Sally, anong alam, marami alam si Mama Sally sa Tondo? May alimbanang sa tapat ng California Garden Square. So kapag ka talaga oras ng katamaran, si alimbanang ang sagot sa kahirapan. Tapos kung gusto nyo naman ng ano, ng authentic na Chinese na mga dim sum, punta kayo dun sa Binondo, yung Waying. Yes. Oh. Oh, diba yung Waying yun? Sarap yun. Mm-hmm. Yung ano, typical na Chinese restaurant, pag nag-serve sa'yo, pabalibag, tapos hindi ganun kainis. Sa amin din kasi may ganun eh, sa Mabuhay, yung Mabuhay sa Libertad nung araw. Meron din ganun eh. Na hindi na sila nagbago ng pwesto, so maliit lang yung pwesto nila, di ba? Tapos may counter. Tapos puro mga ano, kamto, yung mga ganyan na mga ulam, yung mga kikiam nila na authentic kikiam na Chinese, di ba? Yung mga ganun. Ang tawag dito, anyway, ay, alauna, end live na tayo ha. Ano ang tawag dito? Last 2 minutes. Yung topic natin for today. Ayun, parang ano lang, no? Parang for me, dapat talaga maging maingat tayo dun sa mga re-are action natin when it comes to US and ano, China and the US. Yung para hindi, kasi kumbaga dapat i-recognize natin na wala tayong masyadong alam dito. Wala tayong alam, hindi dahil sa bobo tayo. But there are definitely a lot of information that we are not aware. Ganon. So parang I think ano no, dapat careful, lalo na yung mga influencer at saka yung mga malalaki yung platform na parang let us not sow hate. Alam mo one thing that kumbaga parang yung na hindi maganda na i-foster natin sa public is yung parang dapat pipili ka, dapat for America ka or for China ka. Hindi ganun eh. When in this situation, at lalo na siyempre naiipit tayo dito sa nag-uumpugang bundok, dun lang tayo dun sa lugar kung saan safe tayo at kung saan tayo mas mapoprotektahan natin ang interest ng Pilipinas. Dun lang tayo dapat. Dahil nga sa ito ay involving national security and safety, tanggapin natin yung katotohanan na we cannot formulate an uber intelligent opinion this simply because we lack intelligence report to understand what's going on. Correct. Yes. Ayun. So tanggapin natin 'yon. So kumbaga hindi mo kailangan na maggawa ng very strong position kung kanino ka lilinya. But I can understand people in making strong position on what the terms we should have with the Chinese people and with the Americans in order to protect our interest. Yun. Ganun. So parang for me, iwas-iwas tayo dun sa ano, ano ka ba? Pro-ed ka ba? Anti-ed ka ba? Yung parang... Hindi maganda, Mi. Di ba? Lagi na lang... Anti-China ka ba? Hindi, ano pa... Ang pangit ng ganung klaseng conversation. Sa totoo. Lagi papunta sa division, Ma'am Joey, no? Imbis na unity, laging divided tayo dapat. Ganun ba dapat? Ng dagat, ganun. Saka natin niyan, ang politika is titingin ka kung saan ka makakakuha ng kakampi. Hindi ka away. Huwag tayong maging kakamping.
na instead na kumuha ng kakampi, inaaway lahat. So ang ending, OLATS. Gusto nyo bang maging ganun tayo? Ending natin, OLATS. So pag nagpapalakas ka, ang kukunin mo kakampi, hindi ka away. Correct. Kaya nga. Kaya nga. Tigil na natin yung mentality of division. Kailangan lagi tayong united front. Kasi ang dami natin problema, ang bibigat ng problema natin. Economy, tapos gaya niyan yung mga impending wars kung saan-saan dyan between China and America. Ayaw nating nandun tayo sa posisyon na lagi tayong nadudurog pag may nag-uumpugang bato. Alam mo, mami, yan nga ako bilip kay BBM kasi kahit paano natututukan pa rin yung internal affairs natin. Kasi, alam, yung sinabi ko kanina, busy yung mga world leaders sa mga pagpusiposisyon. Kasi talagang nagkakaroon ng shift ng power sa globally, talagang hindi mo maiiwasan magkaroon ng ano yan, ng faction-faction. So, dapat pumuesto tayo at magamit natin sa advantage natin yung nangyayari ngayon. Hindi lang yung maging safe tayo, magamit pa natin. Kasi, yun nga, di ba? Parang nililigawan tayo ng dalawang superpowers, eh dapat makinabag din tayo dyan at the same time, maging safe tayo. So, hindi makakatulong kapag politiko ka at influencers ka na marami kang following, na bunganga ka ng bunganga dyan kasi nakakagulo lalo sa decision making ng mga leaders natin. Saka nakakaawa si PBBM, no, Mami Laika. No? Ang bibigat ng mga problema niya internally at saka internationally. No? Hindi ko alam kung paano siya nagiging mahinahon ng ganyan. No? Na nahaharap niya yung problema natin sa loob, tapos nahaharap niya pa yung mga international na ganyan kalalaking problema. Parang ang sakit, siguro ko ako yun, lagi ako nakasigaw sa mga gabinete ko. Pero siya parang, hindi man relax, pero hindi mo makita sa kanya na ano. Pero stressful talaga, naawa ako sa presidente natin. Mami, mababanggit ko din, kapag ikaw naman ay food vlogger o kaya service-oriented vlogger, halimbawa, or travel vlogger, huwag kang magbablog ka, huwag kang magbablog ka pag influence ka ng, halimbawa, hindi maganda yung gising sa umaga or gutom ka or may problema ka sa buhay, wag. Pwede ka lang mag-vlog kapag political vlogger ka. Kasi pwede kang magalit. Pero kapag pagkain, service ang binina-vlog mo, hindi pwede. Kasi yung judgment mo pwedeng clouded by what you feel that day. Bawal bad trip, you know? Bawal bad trip pag ganyan. Unlike Duterte, heavily bombarded ng negative news, PBBM is doing okay. I don't think he's kawawa. Actually, totoo monoklista, sa totoo lang. Agree ako dun kay monoklista. Si PBBM now, he is getting all the help and mas mabait sa kanya yung mainstream media everything. Kung sa kawawa, kawawa lang, tingin ko mas kawawa si Duterte noon eh. Kasi tangina, meron kang tatanga-tangang vice president, kaaway mo lahat ng mga oligarchs, tapos kaaway mo timbahan, kaaway mo mas media. Oh, sabagay, oh. So kung kawawa at kawawa lang, mas kawawa si Duterte noon. Halos equal naman yung mga impending problems nila eh, di ba? Kasi kay PRRD, meron siyang pandemic. Diba? Tapos meron tayo mga natural disasters. Magkaiba naman. Oh. Pero ibig ko sabihin, naawa ko in a sense. Kasi si Duterte noon, pagka naiinis siya, halimbawa gusto niyang tapatan yung mainstream media or yung international media, sinasagot niya kasi ng diba? Pabalbal kayo magtanong, pabalbal din ako sasagot sa inyo. Diba? Gagagawin ko rin kayo. Si PBBM kasi ngayon, medyo mellow siya. So, hindi ko alam kung paano niya na may maintain yung kanyang composure amidst this big problems na nakakaharap niya sa kanyang administration. Well, doon ako natutuwa. Sa bagay. Oo nga, no? Diba? Ano ba naman, Kalipi? Hindi ka nag-iisip? Tanggalin si Bautista. Nairita ko kay Bautista. Oo. Actually, nakakainis talaga tong DOTR at saka itong LTO. Natawa ko kay Chrisette. Bakit ka naman yung SNR, pagpunta mo, automatic, pag nag-apply ka ng membership card, pag alis mo, meron ka ng card agad-agad, impromptu. Bakit ito? LTO, hindi magawa. Correct. Pagkatapos talaga, may power struggle within DOTR. Yung mga agencies, nag-centralize sila eh. Kinritisize ni Katon Ying eh. Kinritisize ni Katon Ying. Bakit ka nag-centralize? Ganyan-ganyan. I wanted to explore the problem in the OTR at saka dito sa LTO nga. Kasi parang, why can you not, kasi
yung mga government agencies, they are expected to forecast, pinag-usapan namin ito kahapon dito si Ninong Jet. They are trained to forecast the demand. And I can't understand why year after year, lagi silang nauubusan ng plastic card. Hindi ko alam. Parang, gano'n kayo ka-engot? Diba? Parang, why don't you forecast something that is, ano? Unfortunately, I remember, nung nagkaroon ng problema kay Pinoy dun sa plaka, there was really a problem in their manner of forecasting. So, ang nangyayari, they cannot get a budget because of their poor forecasting in the past. Parang, kasi yung budget, DCDBM, pagka kunwari, nag-procure ka ng ganito, pagkatapos hindi mo naman na-release yung ganito karaming expected. Sa susunod na taon, bibigyan ka lang ng budget ako in accordance dun sa na-release mo lang. Ganon. So parang, ganon yung naging problema nila over and over again. But you know, let us just talk about this in a way na, sorry, meron kaming history of bad forecasting. Can you please give us a chance so that we can, because year after year, this is not gonna be solved if we're not going to be given more than what we have accomplished the previous year. Ganun, break the cycle! Diba? Ay, nako, ayaw ko sumayon. Ayun, so anyway, you know, they really have to work on it and parang, hindi naman sila, I mean, pa-explain nila na mabuti sa DBM or whatever para para... Sa akin, hindi naman nila kailangan. Bakit kinakapos pa ng plastic ang driver's license? Eh, yung driver's license ko noong 2021, pa 10 years na. So, hindi ko na kailangan magpalit ng plastic. Malamang ganun. Oo nga. Di ba? Paano kakaposin, di ba? Eh, ang haba na nga ng panahon na walang pagka nagbigyan ka na 10 years na nga eh, ano pa bang ikakapos nila? Sa akin dapat i-decentralize ulit. Kasi talagang kahit naman sa ang company, pag yung ganyang red tape, i-decentralize, tapos maglagay ng taong mga yung mapagkakatiwalaan saka instead of central, i-control mo, tapos hindi mo naman kaya dahil ang laki-laki. Sabi ni sa si Force Forkin, Inday versus Tulpo 2028. Pag-usapan daw para malait si Tulpo. I don't think kailangan pa nating laitin si Tulpo. No match pero, yun kung sakala sila maghaharap pa. Pero sa totoo lang, pagka tumakbo to ng mas mataas na position, well, I think now, no, kaya ako, whenever I see an opportunity to highlight yung kaipala ni Tulpo, I really think, kasi parang, I really do not want him to get, anything higher than senatorial position. Or anymore. Ako nga anymore. Kahit mag-senator ulit siya next time, para ayoko na. Tama na yun. Nasubukan na natin. Okay na yun. Doon na lang siya sa doon na lang siya sa Tulpo in action ba yun? Oh, balik na lang siya sa show niya. Tama. Doing well naman siya doon eh. Nang translating sa Senate, oo nga eh. Pero I cannot understand. Why? Parang... uphill battle talaga yan para... i-explain sa mga tao na, guys, Tulfo is not really worth it. It's not really worth it. Ganun. No, number one pa siya kaysa kay Manang Amy. Oo. Well, unfortunately. Ay, ba yan? Anyway, ayan. Masya, tulog na tayo. Oh, madam, lumagpas ka na ng 10 minutes sa limit mo. Oo nga eh. We love Cinderella stories. Eh, knowing you, malamang ha, sinabi mo kanina, alas 12 ka titigil, tapos naging alauna. Ang dadagdag niyo kasi.